I'm Doc Jody. Isa po akong naturopathic doctor, alternative doctor. Salamat sa inyong pagpunta. Yes. Okay, yan. Shout out sa Sir Darren. Ayas. Yes. Shout out yung mga nandigit po sa ating face-to-face. Yung mga nasa Facebook Live po, pakishare na lang po ng pakishare. Papa national or international po yan. Okay, mas maganda po, mas marami. Ayan. So, I start tayo dito. Na-start po ako noong 2018, September. So, medyo, gusto kong, puntahan dahil sabi nila, nakakagaling daw yung ating salamin. Pero curious din ako dahil, siyempre, marami nang naglabas ang mga kung ano ng mga produkto, nakakagaling, hindi naman pala, mga scam, no? Mas maganda umatend ako. Umatend po ako ng seminar, actually. Then, sabi ng speaker, isuot mo yung salamin kasi at that time, lumabo na yung mata ko sa kakasalpon sa gabi. No, because of the yung blue lights, no, artificial blue lights. So, ayun, history, after 2 weeks, luminaw yung paningin ko, sa, kaya ang ginawa ko, bumalik ulit ako, pinag-aralan ko yung presentation, kung saan ba nang galing ito, dahil, ito namang negative ion, tsaka mga falling pa rin, hindi na po ako bago dito, dahil, kasama yan sa mga modalities namin, sa pampapagaling ng cancer, sa para maging good health ka, kasama po yan doon sa modalities doon sa aking paaralan na pinag-aralan. Okay? So, ayun po. Ayan. So, in the history po, after 5 years, hindi naman po sa pagmamalaki siya, hindi po kami nag-iayabang. Kami na po yung naging icon ng MGI Philippines dito po sa Pilipinas. Palakpakan ko yung sarili ko. Ayan. So, bakit? Siyempre, sa hard work namin, effort namin, engineer namin. Kasi that time, wala pa pong maraming testimony na nag-start kami. Kasi, paano mapapaniwalaan sa lamin lang namin yan? Tama? Ang naging bentahe lang namin dito, nag-struggle kami nung una, pero marami dahil once na kami nag-seminar, pinapasood na namin yung salamin . Once na masakit ang ulo mo, after that, medyo bumuti, yun, medyo matuwa na kami doon. And also, kasi nauna ito sa Indonesia, almost 1 year na sila, sa Pilipinang nag-start pa lang 3 months, 2 months, kaya wala akong maraming testimony. Pero ang maganda dito, after 5 years, pupunta ka na lang sa MGI testimony, search mo sa Facebook, napakadami na pong testimony doon. No, hindi ka na mahihirapan na ipo si MGI i-promote dahil ang dami na pong testimony. And the history, after 5 years, ang dami pong nagkaroon ng nabigyan ng buhay na bago ang buhay sa MGI. Okay? Sige po, start tayo. Alam niyo po sa Pilipinas, no, marami din po nagkaroon ng problema sa mata. Pero po kung sa buong mundo pag-uusapan natin, kasi ang population natin sa buong mundo is kulang-kulang tayo nasa 8 billion. Going to 9 billion na nga tayo. Pero sabi po ng WHO, 2.2 billion dito ang may problema sa mata. Kasi minsan yung mga tao, kapag alam nilang may problema na sa mata, no, minsan, dahil kakulangan ng pera sa lating, hindi na nila alam iniinda yun. Why? Kasi wala naman silang papacheck. Ma'am, di ba totoo? Hindi. Totoo po yun sa kahirapan. Kung titingnan po natin yung gano'n, siyempre, hindi naman tinuturo sa atin yung ano bang pagkain yung maganda sa ating mga mata. Kasi wala naman tayong reward about knowledge dahil, di ba? Pero sa survey po ng WHO, 2.2 billion dito ang may visual impairment or blindness. So, ibig sabihin, magkakasama na dyan yung nearsighted, farsighted, astigmatism, glaucoma, katarata, nadapusok, natapunan ng chemical yung mata, nirabol, naglumabo, at nabulag. Magkakasama na po yan dito. Sabi ng WHO. Okay? According naman po sa Deped Official, di ba po nagkaroon ng first lockdown? Di ba? Noong 2020, March 15 po yun . Nasa Baguio pa ako ng mga March 10. Yun, naririnig ko na, hindi na makakapasok sa Manila, etc. Oo, nagkakaubusan ng alcohol doon . Doon sa lahat ng 7-11, wala ng alcohol. Lahat ng taan ako, wala ng alcohol. So, ito po, dahil that time, wala talagang tao sa, all din yung mga food ka doon lang, yung mga delivery man lang talaga. So, pinagbago po ang lubas ng tao ay nagkaroon tayo ng first lockdown. Sabi po ng Deped Official, kailangan talaga magkaroon ng online schooling. So, noong August 11, 2020, ang population ng Sun Visayas, Mindanao, ang nag-online na bata, kulang-kulang pwede 7.7 million. Ang karan po dyan. No, dahil sila ay nag-online, by virtual learning yan, 60% dito, according sa Deped Official, ang nakaroon ng problema sa mata. That is, 16.6 million. So, napakalaking porsyento po niyan kung tatutukusin natin. Kasi alam naman natin yung mga bata, once na nag-enjoy yan, hindi na minsan, di ko na maaaring pigilan. Maaaring pigilan mo, pero that time, mama na ginagawa, pinaka-snake cellphone .
Di ba? Pagkatapos mag-online, ano ginagawa? Naglalaro. Kaya ang apektado dito ng mas marami yung ating mga anak, yung ating mga apo. Kasi ma'am, yung nilalabas ng ilaw ng lahat ng mga gadget, no, even po itong projector na to, kasi 100% ang nilalabas ng RL yung blue lights. Eh, ginawa ng tao, yung mga cellphone, naglalabas po yun ng what? Ang tawag doon, artificial blue lights. Yan po yung isa sa mga sumisira ng ating mga mata. Although, naranasan natin yung tama, kapag tayo nag-cellphone na napakatagal, tingnan yung mata mo, nag-blur, nagluluwa-luwa. Kahit masakit na, dire-diretso pa rin. Although, pwede kang bumili, magpagawa ng anti-blue lights. Tama? Pero syempre, hindi naman lahat ng tao meron pang ano, pang-pabili, tama? Walang lahat ng tao may pampagawa ng ano, ng salamin. Kaya gano'n nangyayari. So itong malaking kusyentong ito, ito po yung sarampang ngayon. Kaya halos ka nanginom po ng mga bata ngayon, wala na physical ano eh. Physical exercise, eh tayo that time lang, di ba? Patintero, et cetera. Ay lahat ng bata ngayon na, nakaupo na lang ano, ginagawa, nag-gadget. Yan po yung, ano, yan po yung technology ngayon na hindi natin kayang pigilan ngayon. No? Kasabihin mo, i-stop natin, hindi. Kaya nga naglabas ang mga cellphone company ng ano ngayon, dati 5G at 4G, ano naman yun? 5G na. The more na mas malakas yung internet mo, the more na mas mataas yung radyasyon na nasasagap natin. Kung wala kang protection regarding dyan, maaaring magkaroon tayo ng ano, iba't ibang uri ng sakit, lalo na cancer. Sisirayan kasi natin, sisirayan kasi yung ating mga cells niya. Okay? According naman sa DOX, this is the survey noong 2018. No, wala pa kasi ngayon update, ma'am, no? 2018. According sa Department of Health, 200,000 dito yung may makulopati. Mamaya po, explain ko yan ano po yung makulopati. Pagkasira po ng makula. Kasi itong makula to, ito yung pinaka-center na nagbibigay ng clear details para makakita ka ng mga ng tao. May explain ko yan. 200,000. Glaucoma, 300,000. Glaucoma is the number to cause of blindness sa buong mundo, yung lumuluwa yung mata. May glaucoma naman na hindi lumuluwa yung mata. Itakal ko yan. May dalawang parts yan. Okay? 300,000. 400,000 dito ang merong refracted errors. Pag sinabi mo refracted errors, ma'am, nearsighted, farsighted, astigmatism, itong tatlo na to. Okay? 400,000. So, ang may problema dito, yung certain na cord ng cornea mo, nag-iiba yung shape niya, kami explain ko yan. Okay? Katarata, 1.1 million. No? Kasi when you are age 16, dyan naging start kasi yung katarata na hindi natin kayang iwasan yan. Maaari kapag meron ka ng learning, kaya mo nang iwasan yan. Mamaya, tuturuan ko pa paano ba may iwasan to. Okay? 1.1 million. Ito yung number one cause of blindness sa buong mundo. Lahat tayo magkakatarata. Pero kung meron kang antidote, kung meron kang learning about that, hindi ka na magkakaroon ng katarata. Yun! Okay? Okay. So, undiagnosed dito, 4 million. Ibig sabihin yan, ito yung hindi napupuntahan ng mga ophthalmology, optometrist. Kasi syempre, bawat tibot ng mga optometrist, ophthalmologist, nangangailangan ng ano? Pera. Kasi, wala namang malaking charity na gumagawa niya, nagbibigay ng libreng salamin sa buong mundo. Pero may alam ako, isang malaking charity, nagbibigay talaga lahat. Yo. Ano yun? Si Dr. Sud. Bukas si Dr. Sud, meron pa po, nagbibigay ng libreng salamin, no? Yung ano, yung MCGI cares, ayun po, nangimitin sila sa gitnabang panig ng mundo, ayun po yan. Okay? Anatomy of the eye. Bibigyan ko lang konting tip dito. Yung refracted errors, nagkakaroon ng problema yan dito sa cornea. Magandang po? Yan yung shape ng ating cornea. Pero habang tumatagal po, ma'am, nag-iipa yung shape niyan. Kaya nagkakaroon ng nearsighted, farsighted, astigmatism. Diyan po nagkakaroon ng problema. Okay? Yung iris, connected po yan doon sa ating pupil. Okay? Diyan po yung nagbibigay ng paglaki at saka pagliit ng ating pupil. Dumedepende yan. Pero lahat, ang color ng ating iris, lahat ng Asian is kulay brown. Okay? Yung mga Amerikano, kulay blue. Eh, blue-green nga eh. Pero magtitignan niyo po talaga yan sa lens, no? Sa may ilaw, kulay blue po talaga yan. Okay? Kulay blue yan. Ganito lang kasimple po yan. Pagpasok ng liwanag, kasi pinapaliit na po yung liwanag eh. Pagpasok ng liwanag, dadampi yan dito sa cornea. This is the protective layers. Para saan yan? Para sa alikabok, sa mga pathogens na pupapasok sa ating mga mata. Meron pa lang kasing ano doon eh, protection. Kasi kung walang ano, kung walang cornea, baka bulat tayo lahat. Okay, doon lang sa pumapasok ng mga alikabok, etc. Maliit na mga pathogens dyan. Okay?
Pagpasok ng liwanag gabag sa Cornea, dadalhin din sa pupil. Ito yung pupil nito yung sisilbing. Papalitin niya. Para maging concentrated kasi yung ilaw, yung concentrated yung liwanag. Tatagos po yan dito sa lens. Dito sa lens na ito, ma'am, dito nagkakaroon ng problema when you are already 60, dyan nagkakaroon ng katalaka. Eh, yan naman yan. Explain ko later yan. Pagpasok ng liwanag, itong lens na yan, ma'am, nung bata ka pa, clear lens yan. Ganito, clear lens. Okay? So, pagpasok dito, maraming mga nerve fibers dito. Ito yung tinatawag natin vitreous body. Kasi itong pinaka-utak ng mata, vitreous body, 98% itong orange na ito made from water. 98%. Para siyang gulaman. Okay? So, pagpasok ng liwanag, tatagos sa lens. Ito kasi nagsisitin na sa camera din. Kukunin, pagtagos, dediretso dito. Tatagos po yan. Okay? Dito na po yung macula. Pero kung mapapansin nyo kanina, maculopathy, yun po yung pagdugo ng ating macula. Saan ba, bakit ba nasira yung ating macula? Kapag exposed ka sobra sa lights, katulad dito, titignan mo ito ng muso, magugulat ka dyan, sisirain mo, macula mo. Kaya ito ang nagpipilter ng lahat ng ilaw na pumapasok sa ating mga mata. Kung wala kang vitamins or minerals na pang dito, maaaring madaling masira yan. Dahil kumakain naman tayo, nakakain ka ng kulay, tama? Kaya protected pa rin yan. Pero kapag exposure sa ganitong liwanag, nasisira ito, dumudugo yan. Kaya po, kapag nag-kids ka ng almost 60 pataas, halos karamihan tinatamaan yan, yung mga senior citizen. Kaya kailangan mo magsuot ng anti-UV. Yan po napaka-importante na, anti-UV. Okay? So kapag may suot ka ng anti-UV, maaaring hindi concentrate ito, magos dito na liwanag yung inat niya, kasi nasisira. Kapag dumudugo yan, ma'am, ang unang-unang sinisira niya yung central vision. Okay, kung wala ka pang problema, pagtagos dito sa mga kila ng liwanag, tatagos yan dito sa mga retina. At nakilin ang dalawa ito. Kukunin yung signal. Kasi may receptors ko yan. May dalawa tayong receptors na tinatawag. Yung unang receptors na tinatawag, yung cones at saka rods. Pag sinabi mo cones, sa umaga, nakakita ka maliwanag, diba? Nakakita ka ng iba't ibang kulay. Pero ang mostly na concentrated na nakita niya kulay, blue, red, tsaka green. Yan po yung unang-unang function ng ating mata sa cones. Kaya ka nakikita ng iba't ibang kulay. Dahil po yan doon sa liwanag na dala po ng cones receptors. Pag sa gabi, wala na yun. Patay na po yung pinakita mo sa umaga. Nakita niyo po? Ang umakatamin naman doon, yung red receptors. Kasi yung red receptors, ma'am, yun yung tinakita mo sa gabi. Kaya ka nakakita kahit sa medyo dali, nakakaanilid ang tao may paralay. Dahil po yung doon sa red receptors, yun po yung gumagamit doon. Ang galing doon, no? Okay, pag nakuha na po yung liwanag, yung signal, gagawin po yan dito sa retina. Ang tawag dito, peripheral vision. Kaya nga po, kapag naka-straight line ka, di ba po nakakita ka dito kahit hindi tigil yung eyeball mo? Di ba po? Dito ang tawag doon, peripheral vision. Dadalhin yung signal. Then, ibabalik naman ulit. Then, dadalhin na sa optic nerve, papunta doon sa brain natin. Kaya, nakikita mo na yung mukha ng tao. Kung wala kasi, ma'am, kung hindi pa napupunta yan sa brain, nakakita na, ma'am, pero hindi ko alam yung pangalan mo. Maliwanag. Kapag nakalculate na yan sa brain, doon ko lang ma-recognize na kayo pala si ano? Si ma'am? Hi. Si ma'am, hi na. O, oh, diba? Ganun yun. Nakuha ba? Okay. And don't joke it, kapag may problema ba? Number one, yung sinabi ko kanina, nag-iiba yung part nito. Minsan pumakalan nito, minsan ibang shape nito. Diyan yung nearsighted, farsighted, astigmatism. Nakuha? Okay. Punta naman tayo dito sa lens. Bakit ka nagkakaroon ng matataka? Ito na, ma'am. Ang katawan ng tao, habang bata, malakas. Pero kapag tumatanda ka na, yung katawan ng tao, ano nangyari, ma'am? Humihina. Kasi unti-unti na tayo na apektado noon sa ating kinakain. Kung ano kasi yung kinain mo, yun yung magiging result ng katawan mo. Nakuha mo? Kung hindi ka kasi nag-detox, hindi ka ngayon maaalaga sa katawan mo at wala kang physical, kaya nga po yung mga kain ng kain, madaling mamatay. Yung kain ng kain, sobra, madaling pong mamatay yun. Hindi nyo po sa history. Yung mga light ng kumain, na medyo hindi gano'ng maganda yung katawan, na medyo naanlak, ang tagal ng buhay nila kasi alam nila pinipili nila yung pagkain na mabuti para sa kanila at combination. Okay? So, ano yung nangyari dito? Kapag ang katawan mo, 95% na kinakain namin, ma'am, lahat po yan ay niluto na. Nakuha niyo po, ma'am? Kapag niluto mo na yan, wala na number one yung mga phytonutrients, yung mga mineral, vitamin, etc. Kaya yung katawan mo, ma'am, ano nagiging ano? Nagiging acidic. Yung
buong mo, nagiging acidic yan. Okay, kasi sabihin mo naman sa akin, Dr. Jody, kailangan ba yung buong katawan mo acidic? Hindi, kailangan dyan may acid. Number one, yung stomach mo, kailangan may acid yan. Sino madurog ng mga pagkain mo? At saka yung colon mo, yung big intestine mo, kailangan ng acidic. Yung ihi mo, kailangan din po ng acidic. Kung lahat yan alkaline, malatang siya ng matapay. Okay, diba? Okay. So, kailangan yung hydrochloridine acidic yan. Kapag kinain mo yung pagkain, ang katawan in the long run, ang katawan ng tao naging acidic, apektado po ng to. Wala yung pagkakaiba sa bakal. Naninibas mo dyan sa... Kung wala mo umilip, ang nangyari sa bakal, ma'am? Kinakalawa. Ang nangyari po dito, kinakalawang din po niya, ang tawag dyan, rusting. Ang tawag dyan, oxidated. Na-oxidize na po siya. Once niya matawan ng tao, any material, any metal, once na-expose po yan sa oxygen, kasi dalawang klase ng oxygen eh, isang positive at isang negative po yan. Okay, diba? Okay, kapag na-expose siya doon sa positive, nagiging, nagkakaroon ng rusting, kinakalawa. Kung mapapansin mo dyan, may mga angat na kulay puti dyan. Bakit may umangat na kulay puti? Una muna, medyo cloudy. Pero habang tumatagal, dahil 65 ka na, medyo blurred na. Habang tumatagal, may kulay puti na nakangat dito. Mga iba, yun na po yung katarata. Kasi sabihin sa'yo ng ophthalmologist, sabihin sa'yo, ma'am, nakakita po ba kayo ng liwanag? Pasabihin, ay hindi na po eh. Pero nakakaaninag na lang po ako ng liwanag, pero mukha ng tao, wala na. Ano niyo po? Anong nangyari? Ang nangyayari dyan, dahil dito, meron ng kulay puti, kasi ma'am, itong lens na to, ma'am, itong lens na to, gawa yan sa protein, collagen, at saka water. Once na ang lens mo na-expose yan sa acidic environment, magkakaroon po ng rusting to. Kapag nagkaroon ng rusting yan, aangat yung kulay puti dito, ang tawag doon, build-up protein. So, sa third point ng built-up protein niya, sa tingin ng ophthalmologist, yan na po yung katarata. Bakit? Kasi nga po, yung diet mo, hindi mo inayos, number one. No? Kaya nga po, marami na po mga ano, nadikito ngayon eh. Yung alkaline food, ang kinakain nila, puro sila mga vegetable salad. Bakit? Bumabalik sila, kasi meron po akong classmate eh. Ano po siya, medical doctor? Nag-aral po siya ng naturopathic. Nakatawag namin. Why? Kasi nga po, yung tatay niya, sa sobrang dami yung ini-induce po na synthetic medicine, dahil meron pong problema, nagkaroon mo ng problema po yung kidney. Nagkaroon ng CDD, chronic kidney disease. Ang ginawa niya, nag-experiment siya, kasi classmate ko po siya. Isa po siyang surgeon sa Chinese Medical Hospital po. Okay? Surgeon po siya. Okay? Ang ginawa niya, na-experiment siya, pinakain ng maraming carrots. Alam mo nangyari, umigil po, bumuti po yung katawan ng tatay niya. Bumuti. Eh, syempre, may reaction po yung sa skin mo, maniilaw po yung skin mo eh. Pero, guminhaw yung tatay niya doon sa ginawa niyang program. Pero syempre, dahil matagal ng malpansion po yung kidney niya, binabihan din ng buhay. Pero siguro, kung nakita niyang maaga yung alternative, baka tumagal yung buhay ng tatay niya. Okay? So, ganun po siya. So, kapag ito may katarata na, automatic yan, ma'am, papa-opera na yan. Kasi bakit? Kasi pag hindi ko pinaka-opera yan, makapal na dito yung katarata. Pagpasok ng liwanag ngayon, dapat tatagos yung liwanag dito. Ang nangyayari dito, dahil makapal na yung katarata, nandito na lang po yung liwanag. So, mapapansin po ng makula, makakaanilag na lang yan yung konting liwanag. Kaya sinasabi natin doon sa mga okta, nakakaanilag pa naman po ako ng liwanag eh. Pero yung mukha ng tao, hindi ko na makita. Kaya nga po kailangan operahan. Kailangan gayurin, kailangan laser, kailangan ano. Kung ano man yung gagawin nila dyan, tatanggalin nila. Kapag natanggal yun man yung katarata dito, mag-build up protein, maliwanag ulit ang paningin mo. Pero after 6 months to 1 year yung katarata, ano ginagawa? Bumabalik. Bakit? Hindi mo kasi inayos yung diet mo. Kahit palagal, kain ka pa rin ng kain ng mga acidic food. Kung ano na pinagkakain mo, yung katawan mo nga, naging acidic na. Yung dugo mo nga, acidic na eh. Mag-ibang way ka. Anong ibang way? Mag-ibang way ka ng alkaline. Kaya nga po nauso that time yung mga 90s, yung mga networking na kung ano-anong alkaline vitamin C. Puro alkaline. Nung kinakain nila, bumubuti. Bakit? Kasi almost 95% ang dugo nila acidic. So kailangan nilang dati nilang ibalik. Kasi once na sa environment ka ng acidic, mas prone ka sa sakit. Ako yung po?
Okay. So, kapatid niya po, bumalik ulit yung katarata mo, ooperahan ulit yan. Kapag na-opera yan, ang mangyayari dyan, yung first layer po ng lens mo, masisira. Kaya nga po, papagtangka dyan ng ano, artificial lens. Ang tawag doon, intraocular lenses. Kapag nilagyan niya, bubuksan to, ilalagay dito yung plastic na naka sa lens mo. Pero, ang problema doon, sa una maliwanag, pero habang tumatagal, ito na yung epekto niyan, malagi kang hilot. Kasi yung liwanag, na hindi mo na kaya kontrolin, kasi artificial na nilagay eh. Lagi kang nasusuka, lagi kang banga, kasi yung liwanag, hindi kaya kontrolin. So, yung po yung mga ano niyan, disadvantages niyan. No, ano kailangan natin? Alagaan mo yung lens. Dahil marami tayong gumagamit dito ng ayong spek. Ano yung kumang? Ito pong ating salamin na to. Dahil mataas po yung negative oxygen ion niya, kaya niya mag-neutralize noong ano, acidity or oxidation process ng lens mo. Palakpakan natin yun. Dahil marami po kaming testimony dito sa MGI, no, lalo-lalo po yung mga senior citizen. You can check out sa search Facebook. MGI testimony, ang dami may mga katarata doon. Natulungan po ng ion spek. Ayan. So, okay na. The number one cause ng pagkasira ng lens, yung katarata sa lente. Dahil ang katawan natin, na-oxidation pag nagtumatanda tayo. Tingnan nyo po, kasi meron po akong makilala sa amin, diet lang na talaga. Is puro gulay, hindi siya gaano na kumakain ng kanila. Ang skin niya maganda. Almost 75 years old na po siya ngayon. No? Ang kinis sa mukha, talaga wala siyang sakit gaano. Dahil, siyempre, kailangan natin ano eh. No, humaba yung buhay. Kasi kapag 100 years old ka, meron ka 100. Sabi ko din pala yung ano yung mom, no? Oh, yun ang goal ko eh. Yung goal ko eh. Okay. Pipiyan mo lang mga ano. Yung pala ang goal niya. Pero ang lakas niya, ang lakas niya. Kunti lang yung pinakain niya. Sabi ko, ganyan lang po pinakain. Hindi po kayo nabukutay. Hindi, sanay na pala yung stomach niya. Nag-a-adjust kasi siya. Okay? So, pagbangga ng liwanag ulit, ito, pagkatarata na wala na tendency. Ito naman makula. Kapag nag-age ka ng almost in your citizen, di ka nagkakaroon ng problema. Kapag expose ka sa liwanag, dumudugo siya. Ang tawag dyan, age-related macular degeneration. Pagkasira ng ating makula. Kapag expose ka sa liwanag, sa ultraviolet rays, wala kang lens sa anti-UV, pwede sirain mo ito. Dugo yan. Kapag dugo yan, ma'am, sira na yung central vision mo. Yung central vision po, yung ito po, naka-straight line ka ng ganyan. Kapag nasira ito, dumubo yan. Dahil pag may dugo na yan, ma'am, hindi na makapag-penetrate dito yung liwanag. Kaya may black na mga ganyan, no? Yung mukha ng tao, hindi mo na kaya makita yan. Kasi sira na yung central vision mo eh. Kaya ang usap mo dyan, dito ka ngayon titingin sa peripheral vision. Ganun ka, hello, my son, sir. Kumusta ka naman? Kasabi siya, ba't ka naka ganyan? Sira na kasi yung central vision mo. Okay, nakaganto ka. Para makakitingin ka sa peripheral vision. Kasi napaka-importante kasi ng central vision. Kapag nasira yung central vision mo, lagi kang nakaganon. Dito ka na sa peripheral vision. Kaya pala, nung tayo na wala ka ako sa MGI, kasi nasa food supplement ako dati, meron ako kausap. Sabi niya, kaya siya, oh, sir, gawin pa. Hindi ako siya ako nakakita doon sa harap ng mata ko, kaya dito. Ah, ngayon ko na-realize, sira pala yung central vision niya. Peripheral vision na siya, oh. Pero siya mag-usap. O nga, ganyan din siya, hindi siya nakakita. So, napakahirap. So, ingatan natin ito. So, kapag nagka-age ka lang, automatic kailangan mong magsuot ng anti-UV. O kaya kung wala ka pang anti-UV, yung may mga color, no? Siyempre, minsan, kapag bibili ka lang sa bangketa, number one, yung choice na gagamitin mong lens, maaari maka-apekto yung kapag tinanahan ng UV. Kaya doon ka na siya medyo kilala pang, ano tama? Kilala pang optical. Kasi kung benta ano lang, baking bangketa, baka isang post pa yan ng pagkasira ng mga mata. Okay? Ito pong age-related macular degeneration. Sino na dito nakakaranas ng floaters? Yung parang gumagano-gano sa kanyang mata? May ulap na gumagano? May parang mga buko na gumagano? Number 6. Number 6. Ah? Letter C. Oh, may letter C. Paano pa nangyayari yun sa ating mga mata? Ito na po, explain ko na, no? Total, lahat naman medyo may mga edad na. Ito pong ating kulay orange na to, ang tawag dito, vitreous body. Gawa po ito sa 98% made from water. Okay? Itong 98% made from water na daw. Gawa po yan sa mga sugar, protein, collagen, alam ko na po, mga minerals. Para po siyang gulaman. Nalagay ka sa plato, ay sa tasa, nagano ka ng gulaman, dinaligay mo sa rin, di ba, mga tigas, para siyang ganun. May nilihan? Okay. Pero yung gulaman, once then, hindi mo nilagay sa rin, ano nangyari? Nagiging tubig. Nagiging tubig din po siya.
Kaya habang tumatagal, nag-inch ka ng mga 60 pataas, mapapansin mo yung mga ulay, X-ray, may gumaganon-ganon, yun ang po yung floaters. So, paano nangyari? Kapag naging tubig siya, yung mga minerals and salt niya dyan, ma'am, okay, natunaw na siya, naging purified na water. Pagpasok ng liwanag, may mga fibers na dumadaan dyan. Kaya pagpasok ng liwanag, yung shadow na nakikita ngayon ng makmila, nakita niyo po? Yung mga shadow niya, parang may mga spider web, yun. Dahil natunaw na to. Yung po yung natin tinatawag na floaters. Mamiele, wala na. Kasi po, bakit na wala? Kasi dumaan lang siya. Nakuha niyo po? Pero mamaya-maya, pabalik. May dumaan ulit. Nakuha? Minsan, ang dami mga ganun. Maaari pong sobrang damage sa po yung kapag marami na pong mga tuldok-tuldok na hindi nawawala, ibig sabihin, unti-unti na itong nagadamage. Ano ang mga tatay dyan? Free radicals. Sa pag-aaral po ng mga scientists, mga free radicals, ano yun? Ipalik mo yung ano mo, yung gain weight mo na mag-alkaline ka ng pagkain. Bakit? Para mga free radicals, takot po yan sa mga alkaline food. Palakpakan niyo po. Okay, ang maganda dito, ang maganda dito, mataas ang negative oxygen ion. Ang katumpas kasi ng alkaline food is negative ion. Palakpakan niyo. Dahil mataas ang negative oxygen ion. No, alam mo yung mga tao dito, luwa yung mga tao sa dati. No, napakadami ating testimony. Natutuwa nga ako dahil sa isang testimony ko yung bata luwa mata after 6-7 months, back to normal na meron po ipapakita rin. Okay? Kung sino po may diabetes dito? Diabetic. Kung walang diabetic, explain na natin. Nakita niyo po itong red na itong ugat na ito. Ang pangalan ito, retinal artery. Pinakamalaking ugat sa ating mga mata ito. Nakuha niyo po? Pero kapag lumiit na po itong mga artery niya, ang tawag dyan, retinal branch artery. Maliliit na ugat na po yan. Mas maliit pa yan sa gitna ng buhok mo. No, ha? Okay. Kapag may diabetes ka, mataas na yung carbohydrates, yung sugar, yung glucose sa dugo mo, ang nangyayari, nahihirapan na kasi mamin tubig natin, 95% made from water. Parang siyang host. Kaya pag pili mo, nahihirapan ka at lagi kang pagod, konting lamag lang, mamampulang ka sa water. Kailangan mong mag-consume ng water. Hindi naman on the spot yung isang ito, ilalagdi po ganun. Pakunti-kunti po ang ilong ng tubig para po ma-absorb agad ng katawan mo. Ang nangyayari, nahihirapan ngayon mag-penetrate yung dugo natin dahil kasi yung dugo natin may kasama po yung oxygen and nutrition. Ang nangyayari, kapag may diabetes ka, kaya lumalabo ang mata mo dahil yung dugo hindi nakapag-penetrate na maayos, hindi nakakain ng oxygen yung mga balance retina. Naman ba? Ang nangyayari, kapag matagal siyang pumasok yung dugo mo, hindi siya pwedeng mag-antay na sobrang tagal ng oxygen at saka nutrition. Dumudugo siya. Yung po yung diabetic retinopathy. Nakita niyo po? Kaya nga po, retina from the word, retina ang sinisira niya. Nakuha? So kapag dumugo siya, akay, matatakpan na naman yung makula mo. Pagpasok ngayon ng liwanag, ma'am, hindi po yung dugo. Magiging shadow po yan sa retina, kaya po may mga shadow yan na malalaki. Kaya sabihin ng mga ophthalmologist, sir, dugo na. May mga kita ka po bang parang mga malalaking black dyan? Shadow po yung galing dito sa makula. Okay? Naintindihan ba? Ayan. Disclaimer lang po, no? Ito po presentation natin, no? It's not intended to cure or to place the advice of your health provider, no? Kaya yung mga medical doctor nyo at mga ophthalmologist, no? Okay? Tayo po dito kung meron kayong mga optometrists, pwede po kayo magpa-consult sa kanila at hindi po natin pinipigil na hindi kayo magpa-consult. Mas maganda, every time kapag may nararamdaman po kayo sa inyong mga mata, mas maganda magpa-consult kayo. Malin nyo po, mas malalaman po lang yung may tumor na pala, etc. Mas maganda po, lagi po tayong update doon. Kasi kung kayo na malaki na at saka ka nagpa-check up, then kago po napakahirap na habulin niya. Okay? Hanggang nag-uumpisa pa lang na meron kayo nararamdaman, parang may glaucoma na kayo. Eh, itong NGI, humihigay siya ng libreng salamin sa mga glaucoma. Okay? Ayan. Okay, pag-usapan natin dito yung top 8 cause blindness sa buong mundo. Ready na po ba kayo? Okay, tinakagod na po yung iba. Para mamaya-maya po, maintindihan na natin. Okay? Ready na ba dyan sa Facebook Live natin? Okay, number 1, katarata. Nakita niyo po ito. Kapag ganito nakalaki yung katarata mo, yung build-up protein niya, pa-opera na yan. At hindi po katulad po namin mga alternative, no, mga naturopathic doctor. Pag ganito na po, pa-opera mo na siya. Kasi sa first opera mo po yan, tatanggal niya yung kulay-kulay na yan, no, eraser or kakayunin yan, depende po yan sa inyong nagawa. Okay, kapag natanggal na po yan, maliwalag na ulit. Dahil naka-attend ka ng seminar, ma'am, pagamitin mo ng ating salamin. Bakit?
Kasi para hindi ulit ma-oxidize yung lens niya, dahil mataas yung negative oxygen ion ito, yung mismong negative ion dito, siya po yung magpe-penetrate dito para ma-neutralize na hindi masira ulit yung lens mo. Palaktaan mo. Palaktaan mo yun. Kasi marami na pong ganyan gumamit na hindi na bumalik yung kanilang mga katarata. Bakit? Kasi yan yung neutralize. Okay? Ito po yung symptoms yan, ma'am. Ayan, symptoms niya. Cloudy vision and dim vision, difficult seeing at the night. Ayan, pakibasa na lang. Ganyan po yung mga nararamdaman na merong katarata. And also, nakita niyo po ito. Ito po yung lens, artificial lens na ilalagay sa inyong mga ipapatong sa lens ng inyong mata. Kaya napaka-importante ng lens. Lens pa lang pinag-uusapan natin. Kapag ito nasira yung lente mo, ito na habang buhay, ang kasama mo hanggang sa mamatay ka. Itong lens na yan. Kala mo, although makakatulong, pero habang tumatagal, pasakit. Bakit? Yung liwanag na ganito, silaw na silaw ka na. No? Kunting iliwanag lang, masuspa ka, magutuwal ka, lagi kang para kang baba. No? Kaya, hanggang maaari, atin pong ingatan yung ating mga lente. Okay? Glaucoma. Yung katarata is the number one cause of blindness sa buong mundo. Number two cause ng blindness sa buong mundo is glaucoma. Yung glaucoma na ito, minsan may lumuluwa yung mata. Bihira po nangyayari yan, pero halos karamihan yung hindi luwa yung mata. Kasi dalawang klase ng glaucoma. Ito, pag-usapan natin. May tinatawag tayo yung open-angle glaucoma at saka closed-angle glaucoma. Tignan niyo po ah, kapakita po sa inyo yan. Okay. Ma'am, ganito nangyayari. Dito, dahil nanginitigat yung libreng salamin, way back 2018 until now, no? Halos karamihan po na napakasabi ng requirement. Ito po yung kanilang nararamdaman. Open-angle glaucoma. Tignan niyo ma'am. Unang-una may IP. May konting headache, cloudy vision, etc. Starting loose or peripheral vision, parang ganito, ma'am. Yung open angle, again, nakikita niyo yung cornea, ito yung unang ating lens ng ating mata, yung makintab, parang plastic na makintab, ang tawag dyan, cornea, tinan niyo, ma'am. Sa behind back niya, may space dyan, ito po. Eh, bakit may space dyan, Dr. Joji? Dyan kasi tumapasok ng tubig, naka? Kasi 98% made from water. Eh, bakit kailangan na pumasok para po magkaroon ng oxygenated yung ating mata? Ating cornea, kaya ka pumipikit, kailangan mo mag-bleed para napasayin yung cornea para ma-oxygenated ng intindihan, para magkaroon ng refreshment, para magkaroon ma-relax ka, okay? Yung tubig, kailangan niya pumasok, then lalabas dito sa drainage channel, then lalabas ulit, papasok, lalabas. Ganun lang siya ang trabaho niya para ma-refresh yung ating mata. Nakuha? Ang nangyayari sa may open-angle glaucoma, ma'am, pagpasok ng tubig, may konting lumalabas, pero may naiiwan na tubig. Kaya meron ang konting eye pain. Diba? Kapag hindi pa lumuluwa yung mata mo, may konting eye pain ka, na-diagnose ka, ma'am, meron kayong glaucoma. Open angle pa lang naman yun, ma'am eh. Kasi may konting pressure. Pag sinabi niyo mong pressure, kaya mo nararamdaman to. Yung mata mo ngayon, wala kang nararamdaman, ibig sabihin niya, normal. Ibig sabihin niya, ang normal na pressure ng yung mga mata, between 10 hanggang 20 millimeter per mercury. Ang sukat niyan, parang thermometer, nakuha niyo yung thermometer, ganun yung pressure. No? Pero kapag bumilit na tumataas yung init, ibig sabihin no, tumataas din yung lens yung init na katumat, tumataas din yung pressure. Daka po? Okay. So kapag may konting tubig, ang tawag doon na ay open angle glaucoma. Yan po yung normal sa mga tao na nagbigay dito at nakakuha. Ito po yung delgado, yung closed angle glaucoma. Kapag nararamdaman mo, is very blurred vision ka na, severe eye pain, sobrang sakit na talaga ng mata mo, parang dumudukot, lumuluwa na ma'am. Eto na. Yung tubig, ma'am, dumadami na. Hindi na talaga siya makalabas. Kasi doon sa open angle, may konting lumalabas pa, kaya may konting pressure, nakaindihan? Ang nangyayari sa closed angle glaucoma, may marami ang tubig na iipo, wala na siyang way out, wala na siyang nalalabasan. Kaya yung mata niya, ma'am, lumuluwa. Kapag lumuluwa yung mata niya dito, yung cornea niya, ito naman ko lens mo, tinutula, kaya sinisira niya po yung unang-una dito, yung peripheral vision mo. Ang sinisira niya yung peripheral vision mo. Pakunti na pakunti yung paningin mo hanggang parang nakasilip ka na lang. Yun po ang delikado dito sa closed angle glaucoma. Maka po? Sinang dahil po kayo? Ayan. Ano po yung dalawang uri ng glaucoma? Number one, open angle. No, may konting pressure. Okay? Normal yung mata mo, pero kung may konting pressure. Ibig sabihin niya, kapag may ganyan, punta ka na sa mga optometrist, ophthalmologist, magpa-consult ka, magpa-ano ka, diagnose ka. Kapag meron ka ng open angle, umattend ka ng seminar ko,
gamitin ang answer. Pero kung nakikita niya na ito na po yan, o pag ito nakikita na po yan na meron akong ganda close angle at parang piling mo lumuluwa na yung mata mo, nako, delikado na po yan. No, automatic yan. Kaya minsan po, ino-opera yung bawat gilid dito. Bakit? Para hindi po dumami yung tubig. Kasi kapag dumami yung tubig, pinabayaan mo yan, ma'am, maaaring sirain na po niya yung peripheral vision mo. Hanggat piling mo nakasilid pa na lang. Okay ba? Naintindihan? At marami pong gumamit dito, ma'am, ng ion spec. Dahil po sa technology yung ginamit po sa mga batong nakalagay dito, marami pong luwa ang mata dito, ma'am, bumalik sa dati. Palakpakan po, kapakita ko din ako. Kapakita ko din mamaya, sa last part ko ng testimony, hindi naman po tayo sobrang makalan. Okay? Diabetic retinopathy. Kaya na po yung pinakita ko sa inyo kanina. Yung ugat mo, hindi pwede na magkantay na napakatagal na dugo. Pusa siyang dumudugo. Ito na po yung malaking dugo. Pagpasok ngayon ng liwanag, ma'am, wala na siyang masisilip. Dahil may liwanag, itong pinakamalaking red na lang po nakikita niya, shadow na po yan doon sa makula. Malaking black. Kaya sobrang malaking black na yan, halos hindi mo na makita yung umukha ng tao. Sinisira na po yung maliliit na ugat. Ito po yung symptoms niyan. Spot or dark stream floating in your eyes. Ayun o, mga dark stream. Ang dami po niyan. Kung gano'n pa nangyayari, kung malaking black, kung malaking dugo na yan, malaking black na po yan. Okay? So, ano kailangan mo? Number one yung diet mo. Ayusin mo yung diet mo. Kapag meron kang diabetic, automatic isarayin mo tamo to. Number one, ayusin mo yung diet mo kung gusto mo kumain ng medyo matamis konti lang. Kung gusto mo kumain ng matamis, kalahati ng pisinang, ng mingo. Kung talagang sobra na, as in nakikrate ka sa matamis, kumain ka ng mga maliit na content lang. Kasi sobrang bawal sa inyo ang sobrang tamis. Okay? Age-related macular degeneration, ito po siya. Ayan. Pagkasira ng macula. Ito po mo, kapag nasira yung macula ng iyong mata, nakita niyo po ito, nagmudo mo na. Halos ka namin yung tinatamaan ito, senior citizen. No? So, ang point ko dito, number one, ma'am, kailangan paglalabas kayo, sobrang trick ng araw, mataas po yung anti-UV nyo. Yung anti-UV na salamin nyo na meron protection. Kasi kung wala nito, ma'am, lalo-lalo sinisira na po yung macula natin. Kapag nasira na yung macula mo, sira na yung central vision mo. Hindi ka na makakita ng mukha ng tao. Okay? Corneal epicytis, ayan po. Ano ito? Corneal epicytis, gawa po ito ng bacteria. Okay? Minsan kasi ang mga tao, wala na silang ano, ingat sa kanilang mga mata. Once na napuwi, anong ginagawa? Nirarap. Kapag nirarap mo, ma'am, na-scratch po yung unang layer ng ating cornea. Kapag na-scratch po yan, ma'am, nagkaroon ng open sore, papasok po yung bacteria. Kapag napasok yung bacteria, ma'am, naku, hindi na kaya ng patakyan. Dahil mataas na yung bacteria. So, magkakaroon po ng infection. Kapag nagkaroon ng infection niyan, bacteria. Usually, ang number one cause dito, kunang ka sa deficiency po yan sa vitamin A. Ito po. Hindi ka kumakain ng mga vitamin A, kaya minsan madaling mascratch yung iyong cornea. And number two, mataas yung dagdag mo, even mag-pop, ano yan, mag-aano po yan sa mata. No? Number three, sa mga bacteria. Number four, yung mga Stephen Johnson disease. No? Alam niyo po ba yun? Sobrang yung iniinom mong gamot. No? Marami kasi dito, manumiro na maraming gawa, nagkaroon ng reaksyon sa kanilang mga skin. No, even po sa mata, nadadamage yan. No? Ayan. And then po, alam niyo po ang aming salamin, meron siya tinatawag na nanosilver. Yung nanosilver na yan, isang pumapetekta sa ating mata para hindi atakihin niya ng bacteria. Kasi meron siyang nanosilver, kaya niyo pong magprotekta ng 99.9% ng bacteria na kaya niyo mag-wash out sa ating mga mata. Palakpakan niyo po yan. Sobrang nakati ng mata nyo, naku, suot mo lang siya. Mga 3 to 5 minutes, wala nang kate. Okay? Ayan. Sa coma, sa comitis. Nakita niyo po ito, nagbahalas pa lukap ng mata nyo. Gawa ito sa viral infection, fungal infection, bacteria, at saka po sa mga parasitic. No? Kung ikaw, yung taong tipong kung saan-saan na lang pumupunta, kasi may mga hotel po na class C, class B, class E, di ba? May mga hotel na ganyan eh. Tingnan niyo po, number one, unang-una ko tinitingnan, yung binigay sa inyong towel. Number one, towel, hindi niya sinasanitation eh. Ikaw naman, kusok ka ng kusok sa mukha mo. No, eh, may mga maliliit na baka na yun, maliliit na insekto yun, no? Papasok yun. Kasi gawa po ito sa mga bakteriya eh. So, kapag ganito na po yung ganyang mga mata, pumunta ka sa mga hindi na kaya ng patakyan, maaalan kayo rin o operahan ka. So, dito kailangan sa sanitation. And number two,
Kung nandiyan lens ko, gumagamit ka ng lens, no? Kailangan mo i-sanitize yung lens mo. Kasi may mga tao lang, huhugasan lang, hindi nila sinasanitize, then pupunta sa ano, gagawin nila, oh. May ganyan po ako kaibigan eh. No, no, after dati ng mga ganon, ang kati ng mata nila. Bakit? Kailangan mo i-sanitize yung lens mo. Delikado, napaka-sensitive ng aking mata. Kaya nga po, COVID-19. Sa history po ng that time, yung mga tao lang nakasalamin. Bihirang pasukan ng virus eh. Yung mga tao nakasalamin. Sa history po ng ano, noong nagkaroon ng lockdown. No, lahat ng mga nakasalamin, bihirang pasukan. Kasi ang COVID po, sa mata pumapasok. Eh, ikaw naman, hindi ka naman masyado nasasalita sa lahat ng ginagamit. Like, Benz, naku, delikado po yan. Cause ito ng bacteria. Kapag ito hindi na lumala, pwede kang maoperahan. Kapag naoperahan ka, worst scenario, maaaring hindi ka makakita, maaaring makakita ka, yan na po yung maintenance mo. Kasi ma'am, napakamahal. Napakamahal magpa-consult, lalo-lalo sa ating mga mata. Kasi ang ating mga mata, ito po yung ma'am, ito po yung ano eh, napaka-importante sa ating bahagi ng ating katawan. Once na nabulag ka ma'am, hindi mo na maibabalik to at wala ka ng silbi sa buhay. Di ba? Eh, ilan taon na kayo, ma'am? 58. Tapos sabihin natin, ma'am, wala ka naman malaking pension, nabulag ka. Di ba? Realistic na po ay nabulag ka. Sasabihin mo sa anak ko, anak, pwede bang kayo na lang mag-asikaso sa akin? Eh, yung anak mo, mahirap din eh. Sasabihin sa inyong anak, nay, pwede ka naman kay kuya. Kasi, ang dami ko nang napaibin may anak ko, hindi ko na makasikaso, di ba? Ganun, parang ano, may pabigat ka. Subukan mo mamang sa ano mo, ang pension mo 100,000. Sabi siya ng anak mo, na dito ka na sa akin lagi ha. Huwag ka na kay kuya kasi hindi ka naman makaasikaso. O bakit? Tinitingnan natin dito yung pension. Yan po yung reality. Tama? Reality na po yan. Bakit? Nakita ko yun sa kapitbahay natin eh. Pinatakalit-palit ka ng tatay niya. Nakagano na mo. Saan bakit yung inaagano ng tatay mo? Para ng aso niya. No? Sino ka ng tarakano? Para, di ba? Nakakaawa. Eh, manastro ka, eh kung wala kang mata. Diba, napakahirap. Kung sana mo natuluan niya ng pag-ibig, diba? Eh, hindi. Good luck. Ayan. Ayan po yung symptoms niya, no? Kaya minsan, nagkalipunta pag meron kang trauma, minsan dyan po nag-discharge ng mucus, maraming mucus na yung mga mata. And also, herpes, no? Meron kang nakaka-sex, no? Delikado. Minsan sa ilong, sa mata, dyan sila nag-discharge. Kaya kailangan mo, lagi tayong maingat, lagi kang may salamin. Tapos kung gagamit ka ng mga towel sa hotel, punta ka sa kalas, medyo magandang hotel. Kasi kung mga kalas sila, tinan mo yung mga towel nila, ang itim. Hindi ko nga ginagamit eh. Pinapupura sa mga lang yung sa ganito eh. Refracted error. Refracted errors po, ito yung nearsighted. Okay? Dalawang klase yan, myopia at saka hyperopia. Yung nearsighted is yung malapit. Malinaw sa'yo yung malayo at malabo. Yung hyperopia naman farsighted, yung malayo, malinaw, yung malapit, malabo. Ito po yan. Ito po cause niyan, ma'am. Kapag nearsighted ka, ito yung ano, shape ng cornea mo. This is the perfect shape of your cornea. Tignan niyo, ma'am. Kapag meron kang nearsighted, ito po yung cornea mo paumbok. Nakikin mo? Umumbok yung cornea mo. Kaya pagpasok ng liwanag dito, imbis na hanggang dito lang yan sa retina mo, sa end ng retina mo, nasa front lang. Kaya yung mas malapit, malinaw sa'yo, naiintindihan po, mas malapit, malinaw. Pero yung malayo, napakalabo sa inyo. Bakit? Nagkaroon po ng pagpumbok ng cornea mo. Number one cause niyan, ma'am. Kung may lahi po kayo ng ganyan, maa-adapt yan sa lahi. And also, kapag sobra kang magalong, magganyan ang mata mo, magalong, mag-rag, ang cause niya, nag-deform po ito. Kasi may tao, sobrang mag-rag na pag nabuwi, grabe, ganun. Gag-shock lang po. Ganun yung kamay nyo. Ito ang gilid. Ganun yung po. Kailangan mo mag-sanitize mo na kayong gilid. Ganun lang. Huwag yung parang tipong papakasok ng eyeball mo doon sa pinaka-utak ng ano eh. Maari pa masira yung magkaroon ka pa ng glaucoma doon. No? Maari yun. Okay? Kung may history kayo niya, mamama na yan. Nagkaroon ka ng injury, nabuhusan ng mga chemical, etc. Nasundok ang usok, etc. Kasama yan. Okay? Hyperopia o farsighted. Kapag farsighted ka naman, ito yung perfect shape ng cornea mo. Kapag meron kang farsighted, ma'am, tingnan niyo yung umbok. Tapyas. Nakita niyo po, tapyas. Wala yung po umbok na rito na tapyasan. Nakita niyo po? Yan po yung hyperopia. Kaya pagpasok ng liwanag, tagos hanggang ano, optic nerve. Eh, dapat dito lang po yan sa end ng ano, retina.
makuha niya yung signal. Ang nangyayari dito, pagpasok ng liwanag dahil natapyas dito, ang automatic pasok dito yung liwanag. E kung ganito yung perfection ng cornea mo, automatic dito lang siya, hindi sa optic nerve. Kaya yung malapit malinaw, yung malayo, yung malapit malabo sa'yo. Yung po yung hyperopia. E paano naman yung astigmatism? Nagtatapat tuloy yung tingin mo dun sa kausap mo. Kasi hindi mo sa kausap, may problema ka ba? Yung mata mo pala may problema eh. Kasi mayroong astigmatism, di ba? Ano symptoms niya? Ito po symptoms niya ng eyes, and discomfort, headache, difficult night vision, squinting, pagalagano ko, ano mata, hindi mo recognize yung kausap mo, sino ka ba? Kasi nga meron kang astigmatism. Hindi? Ano pa? Kapag meron kang astigmatism, tingnan nyo po, yung shape ng cornea mo, kapag meron kang astigmatism, umumbo, then magkaroon ng ano, unperfect shape, nakita nyo po, nawala dito yung pinakakanto. Kaya pagpasok ng liwanag, katama yan dito, mag-iipas ng signal. Kaya maraming mga rays. Kaya mausap mo, nagkatatlong nag-aapat. Okay? Kaya yan po yung astigmatism. So number one, ang problema mo kapag meron kang ganyan, number one, sa cornea. Shape ng cornea mo, yung refractive errors. Okay? Nakakasunod ba dyan yung ating mga nakalive sa Facebook? Ayan. E sabihin naman sa akin, Dok, Jogi, eh wala pa naman akong pera eh. Pero siyempre, try mo na lang, nandito ka, kaya mo talaga bumalik. Eh pwede ka naman magpalasik kung marami kang pera. Eto, lasik. Okay, so paano ba yan? Number one, ilinisure yung inyong mata. Okay? Ilinisure, kapag ilinisure yan, yung number one, yung first layer nyan yung mga cornea. First layer nyan yung cornea, kasi there are five layers eh. Okay? And then, bubutasin yan, kapag binutas niyan, iahat niya. Kung nearsighted ka, yung mas na nakaangat dyan, sisipin ka sa yan eh. Yung mas na nakaangat dyan, ilinisure niya. Kapag ilinisure yan, na inyong plot dyan, ibabalik niya sa dati. Dati ng third. Ayan, babalik niya. Nawala ng alatid pa. Tatakpan ulit. Then, bibigyan ka ng surgical plaster. Then, may patakpo yan. Bakit? Para kasi, kaya may surgical plaster, para hindi pumasok yung mga pathogens, yung mga dumi. Kasi kapag wala ka niya, nung wala ka dyan, ano, maaaring magkaroon ito ng infection. Eh, baka pa magulad ka. Eh, sabi mo naman sa akin, magkaroon na buksan yung ating cornea. Ilang weeks ba bago ito magkaroon ng ano, mag-regenerate? Depende sa sugat. Kapag ganyan, minsan 2 weeks, minsan 3 weeks, minsan 1 month. Kaya kailangan ng patak. Okay? So, ganun siya. Kapag mo okay na 1 month, na-healed na yan. Okay? Nag-regenerate naman yung ating cornea. Ayan. Okay? Near vision impairment. Kasi may mga ganito. Near vision impairment. Halos na ka ganun, oh. Diba? Magtaas ng grado. Ano niyo po sa pag-aaral po ng mga ophthalmologists at saka ng mga scientists? Yung ating palang eyeball, kapag bata ka pa, di ba pag lumalaki ang isang tao, yung eyeball mo din lumalaki. Tama? Nawawala pala minsan sa alignment. Nawawala siya sa alignment habang lumalaki tayo. Tapos pag tumatanda ka naman, yung mga hindi mo nakakain ng proper nutrition, naiiba naman din yung ano, eyeball niya, kaya nagkakaroon ng mataas na ano, grado. Hindi ka kumakain ng ano, vitamin E para sa mata mo, maprotektahan ka sa katarata, sa glaucoma, etc. Vitamin C, kailangan mo din yan para mag-regenerate ng mga collagen, ng mga muscle na maliliit dyan sa iyong mga mata. Ano ba? Beta-carotene, etc. Marami pa po yan. Okay? Ang pataas ng grado, ma'am, napakahirap yan. Kasi kapag nag-1,000 ka na, 2,000 ka na, yung kapal ng salami yung makapal din. Eh sabihin mo saan, marami akong pera, pwede mo magpagawa ng super team. Yung napakalipis, kahit 2,000 yung grado mo, ang nipis ng salamin mo, eh magkano naman? Eh napakamahal nun. Meron ka pang budget ng 100,000. Ha, diba? Pakamahalin din naman tao, meron ganun. Ayan, ito po siya yung symptoms niya. Near vision impairment. Radiation. Ito tayo, hindi tayo makakaligtas dito. Ang technology, hindi mo na kaya tigilan yan. Kaya, mga halos karamihan ng cellphone company ngayon, hindi na 4G ang nilalabas. Ano na? 5G. Puro 5G na yun. Kung mapapansin mo, nung pumunta kami ng South Korea, no? Alam mo yung cell site nila, wala po sa mga ano, wala sa mga building, nasaan? Nasa mga bundok. Bakit? Pero siyempre, parang hindi apektado yung mga tao. Nakita niyo po? Eh, pero sa atin, nasa building, nasa mga ibabaw ng bahay, para sa buhay mo, masatubita lang ako. Bakit? Dapat iniisip nila yung kung ano, yung pagiging safe ng mga tao. Kasi once na ang radiation niyan, ma'am, the more na sa taas, mataas yung radiation, mas malawak po ang kanyang nasasagap. 5G po yan eh.
5 to 10 times ang lawak na radius ang napuputos niya. E paano yung bata? Okay lang sa atin eh. Yung ating mga mata, mature na, matitigas na yan. Kung kumbaga sa ating mga lolo, ugaram ka na. Paano yung mga bata? Paano yung apo mo? Paano yung anak mo ngayon pa lang? Tapos ang alapit mo sa ano? Sa mga cell site? Andun ka pa sa taas ng building? Andun doon pa yung ano, cell site? Ano kayo mangyayari? O di ba? Nasa asang bahay mo? At nga, meron ka nga. Kasi yung nakita ng group, ang ganda ng bahay, tatlong palapag eh. Para lahat ng mga kapitbahay mo, sobra. Doon mismo eh. Oh, nag-advance ng almost 5 years. Milyonano ka nga. Pero yung health mo kaya? Tama. Yung health mo. Ang tanong mo, kaya maraming nga ba? Kasi meron po akong classmate, magsuota sila nung during high school. Buong sila IT. Alam niyo po nangyari? IT sila. Sa bangko patagal, IT. Alam mo ang anak niya, may parang may hydrocephalus eh. Ano siya? Nakagano sa wheelchair. Sabi ko sa kanya, bro, magbakasyon kayo. Kung gusto mo makakuha ng magandang similya ng sperm ng egg at saka ng sperm count mo, kumain ka lang, mas binigyan ko ng tip eh, mas taas ang pagka-educate mo para yung similya mo maging ano, maging pure. Magbakasyon kayo para kung gusto mo magkaanak ng normal. Kasi nakalima sa IT, sa computer, puro computer eh. Hindi ka magkakaroon ng ano, ng magandang similya. Sira lagi yan. Siyempre nakakawala ka na yung anak niya eh. Eh, may meron pa siyang diabetes. Eh, marunong eh. Sige. Pinabayaan mo na. Ganun po kasi kapag masyadong marunong, matigas ang ulo, wala kang patutunguan yan. Kailangan mo sumunod, why? Kung gusto mo magkaanak ng maayos, no? Manalangin ka sa Diyos. Gusto mo magkaanak, and then tulungan mo yung sarili mo. Binigay na nga yung sign, di ba? Tapos sabi pang gawin. Ano? Eh wala tayo talaga mga maabot dyan. Itong mga taong ka, wala nang sigli na sa paggamit ng gadget. Kasi ang kalaban ng ating mata, number one, yung old blue lights, lahat ng mga gadget, na may ilaw, mapa-tablet man yung mapa-laptop man yung mapa-ilaw man yung, ang pinuproduce niyan, artificial blue light. Yan po ang sumisira. Hindi naman on the spot, pag nag-cellphone ka, bulag agad, hindi po, gradually po yan. Long run po yan. Okay? Katulad ng ito, yung kauna-una ang labas ng Mobile Legend, nag-Mobile Legend siya sa buong buhay niya. Na-diagnose, ay cancer. After that, sinubo siya hospital. Bakit? Kasi napansin niya, medyo mahirapan na siya huminga. Tinamala pala yung brain niya. Then a few months, namatay. Bakit? Disiplina. Kung yung anak mo, hindi mo na kayo disiplinahin sa paggamit ng gadget, binigyan mo ng protection. E lagi natin sinasabi, prevention is better than your design kasi hospital bill. Kasi yung mata, napakalaki nitong ano, maintenance. Hindi lang ito one time. Lifetime na kung may problema ka na sa mata mo. Itong tao naman to pagkatapos sa opisina, di ba? Pagkatapos sa opisina, uuwi, kakain na matutulog, magagadget. After 8 months na diagnose, eye cancer. Bakit? Walang protection. Siguro kung nabibigyan natin sila ng idea regarding sila nito, kaya masarap magdano eh. Umantay ng mga ganito, why? Nabibigyan ka ng mga tip, lalo-lalo yung mga nasa hindi nakakatunda dito, nasa YouTube, nasa Facebook Live natin, i-share nyo nang i-share itong ating link na to, ito na, para at least yung mga taong inform nila, lalo-lalo yung mga anak natin, na nagsisimula pa lang mag-regenerate yung kanilang mga mata, tapos bibigyan mo ng selva, bibigyan mo ng tablet, dahil mahal mo yung anak mo, anong ginagawa mo sa mata ng apo mo at sa anak mo? Anong ginagawa mo? Binubulat mo. Tapos sasabihin mo din ako, bibili nila yan. Bibili nila ako sa online. Wala mo problema. Bumili kayo sa online. Pero ang gusto namin mangyari dito, kailangan namin proteksyonan yung ating mga anak at ating mga apo. Tama po, di ba? Okay. Ano pa? Number 2, ultraviolet rays, yung araw. Okay na naman po yung araw, ginawa ng Diyos yan eh. Pero kung titingnan ng exposed araw na wala kang anti-UV, then gano po yun. Kung sobrang init talaga ng paligid, kailangan mong magsuot nito para hindi po apektado yung mata ng ating mga anak, even tayo. And number 3, yung radiation. Yung cell site na ginagawa na yan, kailangan. Kasi ma'am, kapag nag-cellphone ka, hindi naman yung skin mo apektado. Anong apektado? Yung mata mo. Kaya kailangan natin ng protection. Okay? Lalo-lalo dyan sa mga ating mga naka-Facebook Live. Okay? Eh, Dr. Joji, eh kung ayaw ko munang bumili ng mga ayon spec nyo, kasi nagpurpamood ka lang. Opo, kaya namin ito ginagawa para ma-share natin sa mga taong may problema sa mata. Hindi lang po kami para kumita at para di matulungan natin dito yung mga taong nangangailangan ng protection, nung lalo-lalo sa ating mga mahal sa buhay. Okay? Palakpakan naman natin yan. Okay? Essential eye nutrients. Bakit kailangan natin ito? Kasi kung hindi tayo kakain ng masustansya, wala rin silbi ito.
Naniniwala ko ba kayo doon? Huwag kang kumain. Subot ka lang ito. Magugutom ka, di ba? So, kaya na. Kailangan natin ng proper nutrition. Okay. Eh, Doc Jolene, ano mo ang maganda sa ating mga mata? Kailangan mo kumain ng lutein and sesame bean. Okay? Magkaka-synergy yan eh. Kailangan mo mag-synergy yan, magkakahalo yan. Ano itong lutein and sesame bean na yan? Maganda po yan sa ating mga mata para makalilos sa katarak at glaucoma, isolated macular degeneration. Para maging healthy yung ating cornea, maging healthy yung utak ng ating mata, yung vitreous body, etc. Pag kinain mo yan, everyday makakaiwas ka sa anong mga problema sa ating vision. Ano pa? Vitamin A. No? Kumain ka ng carrots. Eh, no? Bell pepper. Search mo sa Google. Kung medyo malabo, search nyo po yan. Ano pa? Vitamin E. Avocado. Manas. Bell pepper. No? Ang daming nuts yan. Ano pa? Vitamin C. No? Sa ating bahay lang, may vitamin C. Paano? Paano kung ikukuha ka? Pwede po ba makahingi na dalandan nyo? Huwag kang kuha ng kuha. Ubus na. So, pepe nga. Huwag po ganun. Kasi may ganun sa amin eh. Tanilin mo, hindi man nagpapaalam, ay, maubos na, ang kapal na mukha, di ba, hindi naman siya nagtanim. Pwede ah, wala na, ubos na, kaya mo nanini, kung kaya mo nakita, tsaka nanini eh. Ano ba? Omega 3, at saka C. So, kailangan mo yan. Nasabi ng mga nutritionist, ang recommendation daily allowance dito, para bumutin yung mga mata, kailangan mo mag-usum ito. Almost 500 milligrams or 1,000 milligrams. Or sabihin na natin, tigil isang kilo. Ilang kilo lahat yan? Ano na kilo? Para makuha mo talaga yung full nutrients ng yung mga mata. Eh, sabihin mo naman sa akin, ano na kilo to? Kaya mo pa kainin, ano na kilo to? Bungi ko eh, siguro baka mabungi ka na dito, di ba? Eh, sabihin mo naman sa akin, pwede ko naman i-juice yan. Sige, i-juice mo. Tatlong pitcher. Kaya mo mag-i-juice yan, araw-araw. Diba? Hindi eh. So, hindi ka naman ano ka... Paano posible? Ang maganda dito sa aming salamin, meron siyang tinatawag na 72 minerals na nilagay dito. Mamaya kapakita ko yung video. Na nilagay dito. All you have to do is suntin mo lang siya ng 8 to 10 hours a day. Yung po yung proper program niya na kailangan mong suntin at huwag matigas ang ulo mo. Pag sinabi yung 8 to 10 hours a day, 8 to 10 hours a day. Eh pwede ba mga 6 hours? 8 to 10 hours nga. Ang kulit mo naman naka-ready sa programa doon sa clinical study. 8 to 10 hours. Huwag kang mababa. Eh, pag tumaas naman may ako, wala kang overdose to eh. Diba? So, ibig sabihin, kahit 18 hours, 20 hours, okay siya, safe siya. Palapakan niyo. Kailangan mo makinig. O, diba? Susuntin mo lang. Wala ba? Eh, matagal ka naman bullying. Eh, ako susuntin. Eh, matagal ka naman taas yung grado mo. Baka na nag-gas mo, almost 100,000. Ang gaganda pa ng frame mo. Bumuti ba mata mo? Hindi naman natin kinakalaban yung optometrist. So, ang tao kasi naghahanap yan ng mas mura na makakatulong sa kanila. Budget. Kasi 95% ng tao sa Pilipinas, ano po, mahirap. Ama, hindi kaya kayo afford eh. Pero dahil may mga gantong sistema na pwede magbago ang buhay ko sa ganitong part ng network marketing, at isa na ako doon, nabigyan ng magandang buhay, yung MBI. Ayan. Ano na kayo dito, magkawa natin kayo kung paano kung ita dito. Okay? Pero welcome po sa aming kapaling Megaglory International. Parapakan natin si Dr. Ami G. Sir, Dr. Sir, okay. Sa po'y nakakalala dito sa Pilipinas, Sir Anthony Noss, na po siyang Doctor of Philosophy, Sir Anthony. Isa rin po siyang dating police officer, magaling na entrepreneur, marami po siyang mga achievements, kumita sa isang malaking network marketing, then also marami siyang achievement, yung mga credential niya. Ang tawag namin dito, legend. Legend. Saan? Sa ganitong industry. Kumbaga sa Tagalog, ugatan na siya. O di ba? Ugatan na yan. Hindi mo na kayang bulutin sa malalakan ng ugat niya. Okay? Ayan. Kaya palapakan natin si Dr. Zun dito. Siya po yung ating presenting ng NGI Cloud. Kung wala Dr. Zun, wala po tayong inspect dito na sinusuot. Okay? Sa po yung inventor natin, lahat po ng credential niya dito, lahat po siya ay chairman. And also chairman sa Glaucoma Society. Yung WHO, may isang sangay po yan, ang tawag dyan, Glaucoma. Glaucoma Foundation. Doon po si Dr. Sunan Chairman. Kaya kung nung wala pa po sa Pilipinas ang MGI, matagal na po siya namimigay ng nudibring salamin. Palakakin po. Pasok lang kayo sa website niya. Medyo-medyo mahirap hanapin yung website niya. Okay, pero pag tingnan niyo po yung profile niya, makikita niyo po yung mga website na doon. Namimigay siya ng nudibring salamin. Okay? Siyempre, palakpakan natin si Capoe Rivera. Ayan. Sa point of franchise sa Pilipinas, nakita niyo maganda. Kasi kung hindi ka isang magaling na negosyante, kung hindi mo makikita yung detailed picture na makikita mo sa MGI, mangyayari sa mga hinaharap, kung ayaw na ito, walang MGI, tama? Eh nakita na ni Caproy na maganda ang potential dahil maraming problema sa mga mata,
kaya po siya nag-counterstockist. Siyempre, kung walang Capri Rivera, wala pong Doc Jody dito ang tumatayo at hindi po mabigyan ng magandang buhay ng MGI. Okay? Dahil nagbago po yung buhay ko, dahil po kay Sir, tumusan po lahat ng baon ko. Kung wala naman ang franchise sa Pilipinas, wala rin kami dito. Okay ba? Si dahil po si Capri Rivera franchise, isa po sa ating mga iniidolo si Capri Rivera, dahil yan po ang kanyang credential, isa po siyang seaman. Hindi po seaman Dolora, seaman. Yan po siya. Galing po siya sa ibang mga networking company. Okay? Kaya po sa nag-franchise, nakita niyo yung potential, yung bigger picture ng NGI. Kaya po maraming imamang dito. Palakpakan naman natin. Okay? Ito po yung certification natin, FDA. Nabigyan po tayo dito ng medical device. Kasi po, that time, wala po tayo nito. Nanonood sa amin, 2018, 2019, 2020, nagpadala po ng sulat ng FDA. Kasi po, yung mga distributor, magandang nakakagaling ng glaucoma, etc. Over, clean. Totoo naman po yun. Eh, lahat naman po ng mga food supplement may overclean. Hindi lang tayo. Okay ba? Pero siyempre, sa isang taong may problema sa mata mo, yung glaucoma mo, bumutip na, lumayo yung mata mo. Bumalik sa dati. Ano masasabi mo? Overclean ba yun? Di ba hindi? Kasi ikaw mismo nakaranas eh. Yung magulang ko, wala yung katarate. Gumaling ako. Anong word dun? Nawala na nga yung katarate niya. Anong word dun? Yes! Nawala katarate ko. Hindi ako gumaling. Tama ka doon ang word? Siyempre naranasan ng tao yun eh. Kaya ba natin tigilan yun? Hindi natin kaya tigilan yun. Tawa niyo po? So, ibig sabihin, nakatulong sa kanya yung ion spec. Tama? Kaya nabigyan po tayo ng medical device. Kung mag-press kayo sa Facebook, yung mga on po na ng FDA na may warning, tapos na po yun. Alam mo, may kaso pala yan sa FDA. Hindi po, tapos na yun. 2020 pa. Minsan kasi yung mga tao hindi nagbabasa. Tingnan niyo po yung level kung 2020. Tapos na yun. Ito na nga, oh. Lumabas. Ito kasi July 2020, nilabas, ano to, may pista, binigyan tayo ng memo. Then after 2020, last week ng December, lumabas po itong medical device. Palakpakan niyo po, naka-FDA na tayo. FDA, clinical study. Ang isa sa mga tumaas yung bilits ko dito sa MGI because of the clinical study. There are 300 clinical study, different issues po yan ng mga problema sa mata. Kasi kung wala ito, hindi ako mag-chang dito. Right? Kasi mahirap kasi magbigay ng mga ganitong salamin na hindi naman aprobado. Although sabihin natin naging aprobado, pero kung hindi ko ito nakita, hindi ko ito workout eh. Bakit? Kasi isang base kasi yon, isang malaking bentahin natin yan para maniwala yung tao, the clinical study. Palakpakan po. Kuya, pinag-aralan sa mga taong may problema sa mata, different cases, may glaucoma, may katarata, malabo ang mata, may asangrado, may sore eyes, gawa ang mata, different, 300 po yun eh. Nakita sa clinical study, almost 3 months, 6 months, 1 year, 8 months, depende. 95% lahat ng mga ito, bumuti ang kanilang mga mata. Palakpakan nyo. Wala pa sa Pilipinas itong salamin na to, binibenta na ni Dr. Sun. Almost 15 to 16 years na po ito binibenta ni Dr. Sun, yung mga medical grade natin na tutupi. Ito po, kaya meron tayong certification sa European Association. Napakahirap pong pumasok dun. Siyempre, itetest niyo by one, yung mga nakalagay dito, yung mga minerals, kung nakaka-apekto pa lang yan. Yung ginamigo bang material na hindi makakasok na makaka-apekto, baka mabulat pa yung mga tao dito sa Europe yun, di ba? Yan po, pumasa tayo, palakpakan nyo. Ngayon, of course, support ko. Napakahirap, di ba? Pero pumasa tayo. Almost 15 years na po niya binibenta itong ating salamin sa Europe. Okay? Kaya ang ating salamin, na-awardan po tayo ng the first hospital standard glasses in the world. Di ba? Kung papasahin mo lang ganyan, walang dating, pero ibigyan mo ng buhay. The first hospital standard glasses in the world sa buong mundo. Tayo lang kauna-una na nabigyan ng hospital standard green. Pag sinabi ng hospital, simple lang ang logic dyan eh. Kapag may problema ka, saan pumupunta? I-help mo. May sakit ka, saan? At hospital. Hindi ka naman nagpapasakit nun, hindi ba nagpapagano ka? Kapag magaling ka, naglalabas ka, na-admit ka na kasi ang bill mo nasa 300,000. O, diba? Kahit malakas na ako, rock, nakita mo yung bill mo, 300, malakas na po ako, di ba? Hindi ko pa kaya. Hindi, malakas na. Alam mo yung tatay ko, siguro pinasok ko ngayon sa ano. Although,
Yung tatay ko nahirapan tumingan nung last month. Pinasok ko lang siguro ilang oras lang doon na binayaran ko all kulang-kulang 30,000. Oras lang ha. Siyempre, pag-aganon, pumapatak yung bill. Siyempre dito, kaya tayo nabigyan, kapag may problema yung mata mo, no, dahil na-awardan tayo ng hospital standard glasses, so hospital grade. Kapag may problema yung mata mo, maisuot mo lang siya. Okay? Mamaya-maya, yung mata mo, nag-improve. May improve vision ko. Lumiliwanag ah. Ano ginagawa ng salamin? Yun, palapahan nyo. Yun yung katotohanan. Hindi natin pwedeng ano, hindi natin pwedeng ano, masubilian na. Yun ang katotohanan. Hospital grade. Palapahan nyo. Pero siyempre, kailangan natin minsan mag-ano, mag-control. Kapag meron tayong mga kausap na ano, ano, mga optometrists, mga, di ba? Kasi, tatamaan kasi yung, ano nila? May hila. Tsaka yung pinag-aralan nila. Sampung taong ako nag-aral dyan, sabi mo na sa akin, meron to. Di ba? Kasi siyempre ikaw, yung excitement level mo, maraming gumalik, totoo sinasabi mo eh, di ba? Wala yung negative ka eh. Diba? Pero yung Philips mo, diba? Yung Philips mo, kasi mo ito, hindi naman ito nagpapagaling eh. Yung Diyos naman nagpapagaling, kasangkapon lang ito, palakpakan nyo. O, diba? Pero lang, simple po. O, diba? Baka sila, nalalangan nga rin sila eh. Sana pagaling mo itong operat ko. O, diba? Sana kung hindi ka naniwala sa Diyos, diba? Yan po yung ibig sabihin ng hospital grade. Number one, ang ating salamin, meron po yung nanosilver. Nanosilver, kaya niya mag-wash out ng ating mga bakila sa ating mga tanda, 99.9%, meron siyang nanosilver. Okay? Ang lumalabas dito, hindi yung silver ha. Yung silver na pulbos lumalabas pag dito. Ang lumalabas dito, silver ion. Ano lumalabas dito? Silver ion. Palakpakan nyo, may nag-rain na hindi nyo. Okay? May mga combination. Kaya ito, silver na to, pinumpal nyo sa normal yung stone, meron yung behind secret. Gusto nyo malaman? Nasa 500 per ano yun eh. Per ano? Pero, naman sila ato plus doon, hindi na tapos sa nila yun eh. Pero, ganda lang kasi yung explanation dyan. Kaya nilagay itong formalin doon tsaka germanium so kasi naglalabas siya ng parking pala tsaka negative ion. Kaya kinumbay niya itong nanosilver na yan. Pinagkaralan kasi nila tanso at tsaka silver. Kapag nilagay niya yung tanso, magkakaroon ng chemical reaction. Nakuha niyo pa? Hindi siya makapagpagaling ng mata. Kaya, pero kapitin natin sa Biblia, ang unang-unang ginamit dyan ni Jesus Christ, yung tanso na nilagay yung tulad kasi nakakapatay ng bacteria. Kaya yung unang mga doorknob natin doon noon, tanso yan eh. Kaso habang tumatagal nangyari, nangingitin, di ba? Nag-oxidize kasi yung pawis natin eh. Kapag nilagay niya yung tanso, magkakaroon ng problema. Baka mabulag pa yung mata natin. Ako, ito na. Sa pag-aaral po ng mga magagaling, kaya nakita rin, matalino si Pop Thompson eh. Diba? Kaya nilagay niya ito, kapag umiinit itong stone na itong dalawang to, nainitan ko, kaya nag-uso yung collegial silver. Sino pong pamilyar sa collegial silver? Pamilyar ka doon, Seth? Pag ininom mo yung parang lasa-lasa kalakalawang, okay? Ininit kasi yun, dumaan yun sa silver. Okay, itong silver, pinainitan, pinagaan yung tubig. Pumasok doon yung silver ion. Palakpakan nyo kaya parang lasa kalakalawang. Sa kwa? Kaya niya kasi magpatay ng bakterya doon sa katawan mo. Kaya niyang maghigop. Nawa? Ang ginawa mo na ni Dr. So nilagay dito, kapag uminit ito, naglalabas siya ng ano, silver? Palakpakan nyo. Ayan, tignan. Yun po yung ano doon, yun ang sikreto doon. Tama? Ayan. And number one, naglalabas itong dalawang stone na ito ng negative ion. Itong negative ion na makuha ng libre, ginawa ng Diyos yan, punta ka lang sa talimtaga. Kapag yung alon, humampas po yan doon sa dalawang pasikal, nagkaroon ng pollution yan. Nagkaroon ng kaskasan. Okay? Kasi po, isang atom. Okay, atom po siya. Hindi rin nakikita yan, ginawa ng Diyos yan. Once na nagkaskasan po yun, nagpulay po yung each other na nagkakaroon po ng negative charge, nag-regenerate ng negative charge yun. Yung negative charge na yun, pupunta po yan sa dalampasigan, may i-inhale mo yun, na yun po yung tinatawag natin isang magandang kalidad ng oxygen na maraming negative, kaya kung tawagin siya, negative oxygen ion. Palakpakan nyo! Once na i-inhale mo yan, ang daming benefit niyan. Aayusin yung respiratory mo, gaganda yung circulation ng dugo mo, dati paghinga mo medyo, pag inamoy mo to, negative ion generator, grabe. Ganun siya kagaling. Okay? Normally stone, parking palette yung init, 3 layers of, ng ating lens. Yung ating lens po, may 3 layer yan. Nakapatent po tayo. Ayan. Ito po yung uri ng
ating mga salamin. Kung gusto mo mga sunglasses, M41 saka M41A. Meron tayong GS13, GS12. Meron tayong M41. Meron tayong M37 Passion. Ito po, M92. Nahin mo? Maganda. Diyan po sa lahat yan. Ito po yung ating hospital grade. Ayan. 38B, mga half price. MP2. Ayan. Jello, Desk Online. Actually, marami na tayong stock dito. Palakpakan nyo, marami tayong stock na Desk Online. Marami na sister, kung gusto mong include ng 1,000, mag-include na kayo ngayon. Kasi baka maubusan ulit tayo eh. Okay, ito po, Blue Lights. Ayan. Yung isang partner ko pumunta sa ball. Sabi ng isang tendera, sige sir, sukatin na natin kung itatagos natin mo yung blue lights. Kailangan umitim yan. At yung last niya, hindi tumagos yung blue lights. Palakpakan natin sa lens. Dahil meron siyang 70% anti-blue lights. Yung spec yan. Chinese po yung isang partner ko dyan. Okay, ito naman. Galatangan yan tapat sa Palawan. Ang representation nito, ito yung ating mata. Kapag may gamit ka ng ating lens, hindi maaaring tumagos dito yung UV. Pero kapag tinanggal mo yan, pwedeng tagusin yan. Pwedeng tamaan yung macula mo. Tinan nyo pa mo yan dyan. Okay? Kapag si on-call, hindi natagos. Pero kapag wala kang suot na ayon spec, tinanggal mo yan, no? Kunyari, wala kang suot, ayon spec. Pwede na sirain ng ultraviolet rays niya. In the long run. Pero kapag sinuot mo ulit yung ayon spec, sabi nyo, hindi tumagos. Palakpakan na natin. Yes, yes. Kung ano pa lang lang, okay na. Okay, ito po yung ginagawa kung paano gawin niya natin salamin para makita niyo po. MGI glass were made. Isa uli po na natural stone o germanium stone. Haba sa akin, loko sa akin, pupulbusin. Kapag napulbus na po yan, parang pino-pino, gagawin nyo na parang kayo. Pagkasamasamahin niyo, nanosilver, tourmaline stone, germanium stone. Pagsasamasamahin na po yan. Kapag pulbos na pulbos na. And then, babapasain po nila yan. Gagawin para clay. Okay? And then, kukuha po ng clay. Okay? Kukuha po siya ng clay na hindi ganito ang finished product. Ayan. Then, ididikit. Kaya nito po ididikit? Ididikit nila. Nakapalaman po yan sa gitna. Okay ba? Ayan. Nanosilver. Hindi natin nakita lahat kung paano pinagsama-sama. Kasi, trade secret ko ng company, naka-patented po ito. Okay? So, ito na po yung unfinished product, hindi po finished product. Ang finished product dito, ito, at saka yung pinakita ko po, at saka yung mga naka-display dyan. E, sasabihin mo naman sa akin, Doc Jojit, e, paano naman yung malalaki mukha? E, kasi may talagang tao malaki mukha, di ba? Yes. Minsan may mahabang mukha. O, di ba? May maliit na mukha, may katamtamang mukha, talagang may maliit talaga mukha. Tapos may matangos ngayon, medyo matangos, medyo malaki, talagang sarap. Di ba? Lahat po yan, naka-design na. Wala pa kayo na ito. Magaling yung ating scientist eh. Dinesign na lahat siya. Okay? Ayan, ito po yung ating mga product. Number one, product natin. Kung halimbawa, gusto mong continuous healing yung malabong mata, magsuot ganito. Sleeping eye ear mask. Ayan. Lagyan niyo po yan dito. Ang hindi nang tulog mo dyan. Ito po yan, no? Steam na circulation the oxygen, circulation the oxygen from your eyes and your ears. Et cetera, napakadami pong benefit yan, ma'am. Kung hindi nahirap ang matulog, ilagay mo to. That time na wala po yung ano ko eh, yung iba pang pangdikit ko, ito lang nakita ko. Kasi that time parang may pumitik sa puso ko ng isang araw, dinikit ko lang po ito dito. Mamaya, okay na. Eh parang yung kuryente gumano sa puso ko eh. Hindi naman ako tinira ni Cupid oh, kasi may asawa na ako eh. Hindi ako pwede may love sa iba. Kasi magagalit yung asawa ko, di ba? May pumitik lang, gano'n. Pinagay ko to, nawala ko, di ba? Galing niya eh. Multi-purpose, ion generator. Ito po yung maliit niya, personal. No, kapag lalabas po kayo ng bahay, lalo-lalo sa mga senior citizen, yung lalo-lalo mahina ang inyong system, bigyan niyo po ng ganito yung mahal niyo sa buhay. Lalo-lalo yung anak niyo. Bakit? Ito po hindi nawawala sa akin. Mula COVID pa, ma'am, nag-start kami ng 2020, lalo itong suot kahit saan ako pumunta. Pumunta man ako ng ibang bansa, lagi po sa suot. Bakit? Kasi nag-release ito ng almost 26 million negative ion. Lahat ng hangin na bumabangga sa inyo, napipitir niya. Sinisira na po yung, parang hindi maingin yung mga bacteria viruses nasa airborne. Palapakan nyo. Kapag may hirap akong huminga, hit-hitin mo lang para kang hindi na magkasubuhan, hit-hitin mo lang po.
Grabe, ang laking tulong sa akin ito, ma'am. Awal ang Diyos. Bakit? Kasi po, nagkaroon ako ng acid reflux. Kala ko na COVID talaga ako noong December 2020. Kala ko na COVID ako. Nahirapan ako huminga. Ampal, tumaas yung acid reflux sa kape. Nakasubo ko siya magkape. Isang araw, tatlo ako. Nahirapan ako talaga. Ito lang, hit-hit ko para kumadik. Sabi na ko sa kapila, dyan ka. Nahirapan ako huminga. Sabi ko, i-quarantine mo ako. Bakit? Nas may side ka ba lang ano? Ganyan-ganyan. Ang pala, acid reflux ko. Sabi ng sinchan ko, ito po, multi-purpose. Kung gusto mo malaki, sa living room, sa kusina, ilagay mo to. Kasi mahirap po yung kapag may aircon, paikot-ikot na lang po yung hangin, hindi napapatay yung bakterya, ilagay mo to kapag may aircon ka, ilagay mo sa isang corner to. Nag-release yan. Tinas po kasi namin ito ni Kaproy. Hindi ko lang na-upload yung video. Sa equal na nag-release siya, almost 18 million ang release ng negative oxygen ion na kaya na magpatay ng mga bakterya sa airborne ko na upiikot sa bahay niyo. Palakpakan naman ninyo. Kung gusto mo maging bata, okay? Wala bata. Ilan taon na kayo, tita? Tipa 59. Kapag sinuot mo to, magiging 35 ka. So, isang taon mo siyang ano, sinusuot. 39, magiging 16 years old. Tapos kung tinsa after 5 years, magiging picos ka na. Hindi po, papata kayo dito. Papata ka dito, magiging, yung pang appliances mo, wala tanggal. Lagi, kung meron kang ano, kung meron kang makri na natural, ilagay mo yung cream, ipato mo siya. Ayan mo siya. Makikita mo yung kinang ng ano mo, kinang ng skin mo. Babalik yan, alindog mo. Wow! Okay, ito, gamit na gamit mo to. Kapag masakit yung chan ko, ito lang inalagay ko. Sa any part, kaya yung mga senior citizens kung saan lumalabas siya sa ganito, sa gilid, sa ganito. Ito, very, very useful po ito. Kaya kapag ano kayo na nabiligay nito, kahit saan meron kang dismiri, masakit ang chan mo, sa mga pain, lahat po ito, gamit na gamit to. Ayan. Yes. Ito po itong sabon namin, napakatigas. Kapag makulit yung asawa mo, hindi nag-i-entry ka, pukpo kami ito. Itong sabon na ito, napakatigas na yung kagalit. Ang tagal ito, matulaw. Naku, ako gumagamit dito, siguro mga dalawang buwan. Ginagamit ko, ang tigas dito. Ang maganda sa kanya, ibabad mo yan mga 15 to 20 minutes, ma'am, doon sa mga part na mayroong mga tigitig, acne, etc. Sa mga sugat, ibabad mo yan, ma'am. Tuyo mga gatas, makikita mo, unti-unti siya nagano, nag-regenerate, unti-unti nagihilap. Ang galing. Galing yung ito. Ayan. Ano ba? Ito, nanobelt. Diba? Kung dati ang natawag is Coca-Cola, nung nag-asawa ka, para ka ng drug, isang straight na. Kung gusto mo bumalik yung cord mo, ilagay mo ito. Lagi ko itong suot. Pag everything natutulog ako, huwag niyo pong idirekta sa skin. Kung ayaw niyo ito, gamit yung init. Kasi ba, dinirekta mo sa skin. After 3 to 5 minutes, iinit yan. Hindi mo na kaya tigilan yan. Kapag kaya mo ito, gamit yung init, kaya mo. Pero pag hindi mo na kaya, tanggalin mo. Pag tinanggalin mo yon, mamaya-maya, iinit lalo. Bakit? Kasi nag-penetrate doon sa pinaka-third layer ng muscles mo. Hanggang doon sa bloodstream mo. Bakit? Kasi ito po, punong-punong po yung tourmaline stone at yung germanium stone. Okay niyo po? Kapag pinanggal mo ito, ma'am, araw-araw mo siyang ginamit, makikita mo yung curve ng iyong, babalik, parang Coca-Cola. O, di ba? Dati nag-arapasin yung mga pilpil mo eh. Pero ngayon, talagang Coca-Cola na, di ba? Gamitin mo to. Gamit na gamit ko to at saka ng asawa. Kaya yung balakang ng asawa ko, talagang Coca-Cola eh. Ano ba? Nainaglalo ako eh. Ano ba? Para may ilipulit sa inyo mga asawa niyo. Gamit niyo yan. Eto? Eto pa! Body shaper? Naku, lagi gamit ng asawa ko yan. Eto? Gamitin mo. Kung meron kang problema sa mga dysmenorrhea ka, hindi maganda yung menstruation mo, tapos laging meron kang nararamdaman sa part ng iyong ano, ng may mayoma ka, ilagay mo tumang. Then, i-curnate din yung ano mo, yung vital statistic mo. Ayan. Pero health, body shaping, outer layer of the provide, ang dami po niya, ma'am. Ang daming benefit niya. Ano pa? Ito, yung anak mo, binigyan mo ng cellphone, kapitan mo, ng anti-radiation sticker. Ito, ang taas mo ng negative ion, para na kaya ng kontrolin. Ano pa? Nano-up. Lagi masakit yung ulo ng anak mo, kung gusto mo makapag-concentrate sa pag-aaral niya, ilagay mo ito. Kung hindi ka pa matulog, lagi masakit yung ano niya, ulo niya, ilagay mo ito. May headache ka, may migraine ka, etc. Ilagay mo siya, ma'am. Para yung ano niya, yung itong bonnet na to, continuous po, paikot-ikot lang din yung oxygen. No? Kasi the more na may mataas yung oxygen sa brain mo, it's better na kapag isip ka ng mental
alertness, yung utang ng kapitbahay mo, naaalala mo until now. Okay. Kasi yung sa, parang may utang ka pala sa akin doon pa, ngayon ko lang naaalala, gusto ka tapo ng bonnet. Pero yung mga bayaran, oh, di pa mo alala niya, sir. No. Clubs. Ito ang dami nitong testimony, clubs. Kung yung mga, ano mo, ito may arthritis ka, may gout ka, isuot mo siya lagi. Tapos yung diet mo, baguhin mo yung diet mo, iwas ka sa mga maaalat, mataas yung kolesterol, iwas ka. Kapag may pain na parang namamanig, isuot mo lang to. Nano hands glove. Napakagaling, ang dami kong natulungan nito. No? Ano pa? Steroid. Lalo na ako, itong steroid na ba, ibabad mo lang po yan sa tubig. Yan ang tubig na yan, lagay mo sa tubig. O kaya ganun ang bottle. Ilagay mo mga 15 to 20 minutes, magiging tataas po yung yung oxygen level. Hindi po magiging alkaline, ha? Hindi po magiging alkaline yung tubig, ha? Padadamihin lang na yung oxygen doon sa water mo. Yung water molecule na dadami yung oxygen, then kapag ininom mo yan, mas mabilis po mag-absorb ng mga cells mo. At gaganda yung health mo, bibilis, hindi ka laging pagod, kasi nakakain po ng oxygen yung ating mga cells. Ano ba? Lalo sa may po, relaxed speed, enhanced blood circulation. Kung meron, lalo ito sa may mga diabetes. Ito, maganda ito sa may mga diabetes. So, itong product natin at saka yung bed. Ito po. Kasi usually, kapag may diabetes ka, number one, makikita mo, lagi may tingin ganito. Ito po lagi. Kaya halos ka may makikita ng diabetes, putol yung ganito. Amputation ng tawag doon. No? Kasi kapag hindi makapag-penetrate niya sa maliit na ugat, yung capillaries, kasi may tawag tayong all the capillaries at saka big capillaries. Yung big capillaries na yan, sinilaki lang po nung mas maliit pa yung sida ng buhok mo. Eh, hindi maganda yung circulation. Kapag tumino ka pa, nalagay mo po ito, mapapenetrate niya. No, maayos, magiging ng oxygen. Gaganda. Mapapas mo unti-unti nawawala yung black. Ano ba? Knee guard. Ayan po, knee guard, no? May suot po akong knee guard. Ito po yung knee guard ko. Mahaba ito, eh. Bakit ako may suot niyan? Kasi po, ako sa basketball, na-injury ako. Kaya kapag suot ko po ito, para hindi po napapagod yung tuhod ko. Ito, lalo-lalo po sa mga stroke patient. Combination nito, tsaka nito, lahat na ito, ma'am. Talagang yung dating stroke na hindi makatayo, tumatakbo ito ngayon, eh. Oo, paralyze yan. Talagang tumatakbo. Punta ka sa YouTube channel ko. Meron tong stroke, matagal na siyang paralyzed, no? Punta ka sa YouTube channel ko, no? GTV. Punta ka dito. Hanapin mo dyan yung mga testimony. Meron akong isang testimony doon na in-edit ko. Talaga siya nakaparalyzed. Lahat nakaparalyzed, pati yung ganito, yung face mask, lahat nilagay niya. Naku, tinapo na nga yung guide niya. Ayoko niya. Ano na nga, nakadya. Galing eh. Ano ba? Nano neck belt. No, lagay niyo po yan dito sa lahat ng mga pain yan. Hindi sa parang siyang pinaliit na belt. Ano pa? Sa mga taong ano? Sa mga nano ring. Ano to? Kung ikaw hindi na tumatayo si Manoy sa mga bata, ano? Pasensya po sa mga bata. Ito po, maganda ito sa mga lalaki yan. Kapag ito ginamit ng mga lalaki, you will be the king of the jungle. Yes! King of the jungle, po ba siya? Subukan mo, magiging king of the jungle ka. Para kang sa tansan. Aho! Ano nung ka, sir? Black mo, delikado ko. No? One. Kaya may butas yan. Ito, doon sa tubo. Ito sa tubo. Ito po sa dalawang itaw. Nako, gaganda. Kasi may kliyente po ako dito. Senior citizen, hindi naniniwala. Saan ko, sir, gamitin mo? Bayaran mo. Kapag hindi siya epekto, bayaran mo. Bayaran. Kung epekto, bayaran mo. E di binigay ko. Tumawag, umaga pa, tumatawag eh. Sir, ito yung sinabi mo, ganyan. Pwede mo ba akong padala ng kahit 20? Bakit 20? Ang dami naman. Ibibigay ko sa mga senior citizen, tsaka babayaran na rin kita kasi totoo yung sinasabi mo. Ang galing nito na rin. Kasi po yung kasawa kong babae, hindi ko ginamit. Ang ginawa lang niya, nililigay niya sa may puso niya. Ito, nililigay niya po sa puso niya. Bakit? Kasi po yung parang pili niya nahihirapan siya umiyay sa umaga. Nung nililigay niya sa puso niya, sabi niya, totoo yung nano rin ah. Ang ganda ng umiwi sa umaga. Talaga? Sabi ko, ganti gamitin natin. Ang galing nito, grabe to. Nano rin na to. Si Sir Jerry, yung isang speaker naman na Sir Jerry, nakalagay po sa kanya to, may talit lang. Kasi nahulog po yan eh, may talit. Talagang may talit siya. Pendant. 1,000 to 1,500 negative ion per cubic centimeter, itong pendant na to. Kapag ginamit po yan, yung energy ng katawan mo hindi mawawala. Napakagaling nito, increase sa stamina, endurance, increase the cellular detoxification, whereas irradiation
Ang dami-dami niya, ano pa? Face mask. Ito po, gamit na gamit namin ito during pandemic. Face mask. Nilabas itong face mask na ito noong pandemic. Naku, lahat kami nakaganyang face mask, oh. Bukod sa may filter na siya, pag tama dito ng mga bakterya, automatic nawawala, nangaalis. Eh, may filter pa. Itong filter na ito, ipapasok mo dyan, ang tindi ng negative ions nito. Hindi talaga makapag-penetrate para masingot, mapatay talaga. Palapakan natin yan. Yan ang ating face mask na yan. Okay? Personal tayo sa black tourmaline stone. Ito po yung black tourmaline stone. Ang benefit po niya na ito. Ito benefit niya. Smooth body, smooth breathing, provide good sleep, etc. Prevent respiratory. Ayan po yung mga benefit ng tourmaline stone. Ang counterpart po niya, yung bato. Ito po yung bato niya. Itong bato ito, counterpart niya. Na nilagay dito. Yun yung nag-release ng negative oxygen ion. Ano pa? Ito, mapakita ko lang po sa inyo na para makita niyo yung negative ion testing sa metal. Tanyo po, ah, mama. Para makita lang po ninyo, itong metal na to, matagal na po ito dito, in-expose po yun, hindi po in-expose sa negative ion. Ibig sabihin, dyan ka lang. Umulan, umingit, kinakaya yung bakal, punod po yun ng ano, kalawang. Tingin niyo po, ah, yung isang bakal, in-expose po yan sa negative ion. Tingin niyo po, ito yung aparato niyo, nag-release sa negative ion. Tingin niyo bakal. May kalawang wala. O, palakpakan natin. Ibig sabihin lang po yan, yung negative ion, panlinis po yan. Kaya palakpakin po. Yan. Yan po si Dr. Rich Bochy. Yan po yung lolo ko. Nahihan ko matagal. Doon kita yan. Nasa Japan pala. Okay? Far infrared. Far infrared, ito po yan. Eh, Dr. Jody, yan ba yung far infrared? Dahil po sa bato. Kapag ito lumabas sa ating skin, automatic, mainit. Eh, sasabihin naman sa akin, bakit yung salamin natin di man umiinit? Ba't hindi umiinit sa salamin? Subukan niyo po. Kapag ito po nilagyan ng maraming tourmaline stone at germanium stone, iinit ito ng husto sa ating mga mata. Imbis na gumaling yung mata mo, anong mangyari? Hindi ito katulad po ito ng mga belt na punong-puno ng tourmaline stone yan. Nakuha niyo po? Kaya nga po nagkaroon tayo ng clinical study dito eh. Bago nilagay dito yung sukat ng mga bato na nilagay dito, katang-tama na sukat lang yan na para tamang-tama sa ating mga mata. Palakpakan po. Yes. Kasi kung nakaalas si Dr. Sun, hindi siya matalino, nilagyan niya lahat dito yung mga bato, kapag sinuot mo ito, sobrang init, baka mapulag ka. Lahat magiklaim ng 6.5 million sa pera natin sa QBE. Siyempre, kaya nagkaroon ng test na sa clinical study, bago niya nilabas to, sinukat niya muna yung mga bato na nilagay dito. Kung ilang metro, ilang manan ba yan? Gramo, di ba? So, ibig sabihin ka tamtama na para umayos yung circulation ng oxygen sa inyong mga mata. Okay, palakpakan po natin. Okay, yan po yung mga benefit po ng far-infrared. Ito po yung germanium stone. O, germanium stone. Ayan po, nag-iimit ang mataas na negative ng far-infrared init. Nag-boost po yan ang inyong system. Nanonormalize ang blood pressure. Ang dami po nila. Kaya sa unang suot mo, ano ba, matindi yung sakit mo sa mata, mararamdaman mo yung medyo mainit eh. Kasi meron pa ang kliyente nun. Pag suot niya, eh, meron siyang glaucoma. Pag suot niya, nararamdaman po yung init. Okay na po yung okay na po yan. Tama lang yung init niya. Pero after that, luhas ng luha. Luhas siya ng luha. Sabi niya, parang bumuti yung mata ko. Kaya siya lumuha, yung parang tubig lumabas. Yung pressure na konti na naibsan. Sabi niya, ganun. Ang galing. Sabi niya, naramdaman ko agad. Kasi ang dami kong ininom na supplement, walang nangyari, patay yung kapit, kinain ko, ganun pa rin yung mata ko eh. Sabi niya. Ganun. Di na lang daw siya nakaramdam ng maganda. O, parang pakanan natin. No? So, say, minutes ko na yan. Ayan. Nakita niyo po ba ito? Ang tawag dito, negative ion tester. Negative ion radiation tester. Yung kailangan itest natin yung isang laptop, katulad po ito, nakasaksak sa kuryente, kailangan po natin itest yan. Pwede po yung cellphone. Kasi lahat ng tao may cellphone, tapos tingnan natin yung ano yung computer kung gano'ng kataas yung radiation niya na nilalabas. Nasa 350 plus po yung radiation. Ma'am, ididikit yung salamin namin. Ano nangyari dun sa radiation na nilalabas ng isang computer? Bumababa, hindi. O, palakpakan natin po. Okay na po. Kahit yung mga lumalakpak, okay lang sa akin yun. Millionaire naman ako. Kaya pa lang. Kaya tinan niyo po, bumababa siya. Because sa mga stone na nakalagay dito. Nakain ba? Ayan. Ito pang isa. Lahat ng tao ni cellphone, ibig bata, ang nilalabas na is 150 plus na radiation. Lalagay yung ano sa lingko, may short man yung anak mo, ikaw, tinan mo yung radiation na nilalabas ng cellphone, nakakontrol niya. Kaya palakpakan po natin. Yan, palakpakan natin, di ba, nakakataba ng puso dahil ganyan pala yung gadget mo, ganyan pala yung
flagship product ng NGO, yung salamin, no? Protected na yung aking mata, lalo sa aking apo, lalo sa aking anak, di ba? Ano ba? Nanosilver. Ang nanosilver, kaya niya magpataya sa worst and protection against germs, bacteria, viruses, and fungi. So yung nanosilver niya, highly effective, past poisoning, may poisoning and allergenic, ibig sabihin, yung amount po ng nanosilver niya, katamtaman lang po yan. Kasi kapag madami, maaaring magkaroon ng linaso sa ating katawan niya. Okay ba? Yan, ito po, may side nito mineral siya, kasama. And then, ang ginamit na technology dito is nanotechnology. Kung i-browse niyan sa internet, sa Google, yung nanotechnology, marami na pong bansa ang gumagamit ng nanotechnology. Pag sinabi niyo pong nanotechnology, yung maliit na maliit na maliit na isang bagay, pinaliit na ang gusto, ginawa niya ilang billion times. Kasi ang isang parang lang po yan, ma'am. Yung ruler, meron niyang tawag na centimeter, then millimeter. Then wala na sunod na sukat, di ba? Wala rin. Pero kung titignan mo po yan sa Google, centimeter, millimeter, sunod po doon, micrometer. Sunod po sa micrometer, nanometer. Ang isang nano, yung 1 nano, katumpas po yan ng almost 1 billion ng meter na sukat. 1 billion times the meter na sukat. 100,000 times na mas maliit pa yan sa hibla ng ating buhok. Parang ganito. Yung hibla ng ating buhok, kapag kumuha ng isang piraso, ang sukat nito is 40 micrometers. Ma, okay, 40 micrometers sa hibla. Kung po sinasin niya, gagawin natin ng almost 1 billion times, makikita mo kaya? Hindi na. Yun po yung nanotechnology. Eh, Dr. Jogi, ano naman yung nilagyan dito ng nanotechnology? Di ba? Yung ating frame na nilagyan po ng mga stone. Yung mga nilagyan dito ng tourmaline stone at saka germanium stone, nanosilver. Na kapag may problema yung mata mo na hindi mo na alam na nagkaroon ng bumubuti. Bakit bumubuti? Dahil po sa mga lumalabas ng oxygen negative ion, yung po yung pumapasok sa ating mata by using of nanotechnology. Malakpakan niyo po yun. Pinaliit na hindi mo alam na pumapasok na pala yung oxygen negative ion sa mata mo, nagkakaroon ng improvement. Kasi po, malaking bintahin po kasi yung oxygen sa ating mga mata. Ang katawan ng tao tayo, kailangan natin kumain ng sustansyang pagkain. Number 2, kailangan ang katawan ng tao, binigyan ng Diyos po yan ng mga white blood cell. Nag-prepare para sa mga sira. And also, kailangan natin na mataas ng oxygen. Kasi 97% o 70% ang katawan natin made from oxygen. Okay ba? Yan po siya. Okay, testimony tayo. Ito po testimony natin, hindi po ito mga biniyari, hindi po tayo gawa-gawa lamang. Nagpunta tayo rito, bros, bibigyan ka ng company 20,000. Sabihin mo lang, bulat ka dati, ngayon makakakita ka na nung gumawa. Mula po tayong ganun. Mula 2018 until 2024, na-combine namin yung mga testimony, eto na po siya ngayon. Okay? Nakailan niyo po itong sakit na to? Ang tawag sa sakit niya is coronary ulcer. Yung coronary ulcer na yan, kinain po ng bacteria, yung punang layer ng kanyang mata. 6 months pa lang yung kwento ng nanay, may putik na yung bata sa kanyang mata. Hindi, syempre, mahirap lang sila, hindi niya pinasunsot. Pinabayaan niya. Hanggang lumaki po yung bata, nagsisusod na yung bata, kinain na ng bacteria. Kasi ang cause po nito, bacteria, viruses, parasitic, at saka fungal infection. Fungal. Okay? Kinain po ng bacteria, kahit po yung mata niya, o nung binigyan po ng salamin ng pambata, magluwa yung mata. Ma'am, after 6 months, in-upgrade ko. Pambata, in-upgrade ko po ng medical grade. Yung kanyang salamin, ito na siya ngayon, ma'am. O, palakpakan natin, bumuti yung mata. Ito na yung update sa kanya ngayon, ma'am. November 2023, ngayon ko lang nilabas ko, bumuti na yung kanyang mata. Palakpakan po natin, pumasok sa natin. Anong meron sa salamin? Nanotechnology. Okay? Kung ganyan kaya ang produkto mo, mapapromote mo? Yes. Yes. Wala namang tao, gumaling yung mata, sir. Gumaling mata ko. Siyempre, hindi ko siya pinisar sa'yo. Ayoko isar sa'yo, baka yung mga mata. Wala namang ganun. O, di ba? Eh, nakasabi sa Biblia, kapag nakita ka yung mabuti, hindi mo share, kasalanan para sa'yo. Diba, kailangan natin i-share. Share the blessing. O, di ba? Ano ba? Glaucoma. Itong batang to, may glaucoma yan, nabigyan din namin libre sa salamin. Si Johan de la Toma, 2 years old pa yan, sa Los Baños, Laguna. Ang tawag dito, close angel glaucoma. Nung binigyan namin ang salamin niya, after 11 months pa, ito naman tanya ko. O, palakpakan na natin. Ano ba?
swollen eyelid. Alam mo yan, swollen eyelid. Ang ginamit na JS09. Ito si nanay, yung swollen eyelid ni nanay. No? Gawa po yan ng mga ano? Of course, mga bacteria. Kasi mga ganito yan, nag-start yung swollen eyelid kapag nagkaroon ng pink eye. Kasi minsan, kapag pink eye ka para sa sore eyes, pink eye, automatic katamaan yung conjunctiva mo, yung putik natin sa mata. Ayan o, bacteria yung mami. Kapag nagkaroon ng bacteria ang ating mata, tatabos po yan dito sa kaluhag ng mata, kakainin. Mamamagayan. Kapag nagmagayan, ma'am, yung ating talukap ng mata yan, ma'am, dyan po nag-produce ng ano, dyan po nag-produce ng water. Water, mucus, tsaka ng oil. Tinyo mo ba? Kapag nagmagayan, ma'am, yung tubig ng ma'am, kapag nagmagayan, nababahan na yung circulation. Yung tubig, nagkakaroon na siyang water retention. Nakuha niyo ba? Kaya swollen eyelid. Okay? So, kapag matagal na yung water dito, mag-produce na maraming bacteria. Kapag maraming bacteria na, ma'am, infection na yan. Eh, nakita niya yung guest online sa Facebook. Ginamit niya. After few months, back to normal. Palakpakan naman natin. No question. Ano pa? Semparetal artery inclusion. Yung pinakamalaki ng ugat natin sa ating mga mata, ang tawag doon, yung kulay pula, artery. Sa kanya, nagkaroon ng blood clot. Si Raven. Nakausap ko siya ng February 2021. Nung gumamit siya ng M56 medical grade, nag-meet kami dito, kaya may orange na buwan. Yan po yung mga buwan na yan. Nakakita na siya. Palagpakan natin, nag-dulog siya. February 2021, nag-meet kami April 30th ng 2021, ma'am, nakakita siya. Si Raven. You can check out sa Facebook, MJI Testimony, ano doon yan? Glaucoma. Inborn glaucoma. Close angle glaucoma. Pinuntahan pa namin ito sa ano, sa Mindoro. Ano yung namin sa kanya yung batang yan? Binhan. Ma'am, after 3-4 months, nasa YouTube channel ko, puntahan mo, i-interview namin yan. Back to normal. Palakpak natin. Ano ba? Katarata. Ma'am, kapag meron kang katarak, ang problema sa'yo, ang may problema dyan, yung lens, tama? Tingin mo sa kanya. After that, dumiit. After that, natuldok na lang. After that, wala na. Ma'am, tiga-Kandubang Laguna to. Okay? So, March 10, meron po akong seminar sa Kandubang Laguna sa McDonald's doon. Doon po ako sa March 10. Okay? Kung dyan na nagkatarak, second degree glaucoma. After 6 months, back to normal. Palakpakan mo natin. Hemipatient spasm. Anong problema nito? Kapag meron kayo nakikita na kaganon, tapos bumabagsak yung mukha niya, tapos kumikirat, ang tawag na sakit na yan, hemifacial spasm. Anong problema niyan, Dr. Joji? Napormal problem niyan. Kasi ang mukha natin, may kinatawag tayong facial nerve, kaya ka nakaganyan. Facial nerve. Yung facial nerve na yan, nakakonektado yan sa ating brain, sa hypothalamus, ang tawag dyan, endocrine system. Sa nervous system ang tama niyan. Kapag nagkaroon ng tumor, o tinamaan yung facial nerve natin, apektado yung pagganon mo. Hindi ka makakaganon. Pag tinamaan niya ng mga bacteria, etc., o tinamaan ng tumor, tinamaan ng kung ano dyan na yan, apektado yung facial nerve mo. Apektado yung facial nerve niya, after 10 days, na bumili sa akin yung kapatid niyan, ma'am, 10 days, back on normal. Pero paan natin? At hindi ko siya pwedeng tumuhin, kasi may posisyon to sa kamisentigin sa Kanlubang Laguna. Nahantigin ka nito. Diba? Hantigin ka nito. Kasi nakakabutok sa mata, hindi naman okay. Ang tingin ka niyan, kasi naloka mo siya, di ba? Ano ba? Si Sir naman, kaliwang mata, hindi niya maimulat ang matagal na panahon. Nung gumamit ng eye inspect, ito na siya. Palakpakan na rin. Yeah. Ano ba? Same, hemipatient spasm. Nung una, pangit siya. Gumapo. Mas papo na kaya. Mas maitin. Ano ba? Ito si ate. Tinuntok ng asawa kasi hindi nag-intry ka. Inaaway-away niya. Tinuntok siya. After that, gumamit, hindi po, nabacteria mo kanya. Eyesight. Sino may kulite? Kung may kulite lagi yung anak mo, may kulite yung apo mo, ang problema niyan, ma'am, doon din, doon sa daanan. Ito kasi natin pilit mata, ma'am, may mga butas dyan, dyan dumadaan yung dumi. Kapag may eyesight yan, ma'am, nagkaroon ng barat, kaya nagkaroon ng bukol ang nagnana, kasi hindi makalabas yung dumi. Ayan. After 1 month, nakita ng nani sa Facebook, yung ayuspec, bumili. Pumutok, kasi ma'am, bata pa lang yun, lagi sa may kulite. Eh, ikaw na yung binubuli ka. Eh, may kulite. Eh, nahihiya siya pumasok. After 1 month, sumuot siya, pumutok na wala. Never na siya tuguan ng kulite. Palakpakan niyo. Yes.
Vertical mind rate astigmatism. Ilan sakit na sa vision? Tatlo. Ilan yung sa iniina? 20 years. Nung binigyan siya ni Tall Birds ng ating salamin, libre. 2 months pa yung ginamit, epektibo sa kanya kasi libre. Pag inutang mo to, wala itong ano, wala itong epekto. Oh, wala itong epekto, maliwala ka sa akin. Pero ano, naghulog ka ngayon. Pag naghulog ka ngayon, may epekto. Pag wala ka naghulog, wala na epekto. Pero ang malamit dito, sir, pag inas mo to, hawak mo pala ang lino ng mata ko. Pero, medyo ko lang yan. Tama ko lang kayo. Kahit anong motor payment, swak na swak yan. Okay? Kung hulugulugan, pwede, nandutunyan, hindi nababawas yung kanyang benefit. Palakpakan naman natin. Okay? Eto po, hindi ko na makalimutan itong batang to. Ganun siya sa computer magamit. Binabasa niya. Yung A at saka O, nagkakamali siya. Bakit? Kasi po ito, pinsan po ito ng asawa ko. Ito itong nalay nito. Binigyan namin ng 38-bit crossover, yung tipo or 2, yung itong black, blue, na, blue, red na to. After 36 days, kung unang ayaw niyo maniwala eh. Salamin lang naman yun, ganyan-ganyan eh. Pinayaw naman na eh. Tsaka mo na pera kapag mga epekto. Ano, after 36 days, nung dating hindi na nababasa ng malayo, ngayon po, nababasa na niya ng malayo yung kanyang mga binabasa. Pero paka natin. Kasi ma'am, pagdando yung mga bata, pinabayaan mo mag-computer yan kasi mo pinabayaan yung mag-game na mag-game to bata eh, dahil umaboy yung mata sa blue lights. Kaya walang protection. Eh kasi po ang bata, mag, hindi magkasabi yan, malabo na mami yung mata ko. Wala silang ganun. Itatago nila yun, at ko nalang makakapansin, nagbabasa na kagano'n na. Kasi sila, hindi sila nagko-concern, hindi sila nagko-complain. Kasi siyempre wala lang sila, gusto lang nila magbasa, maglaro. Ang bata kasi, laro lang ang laro yan, ma'am. Kaya sa paglaro din na may gadget dyan, pinunod ko ng, ano, ng protection. Eh kaya sa mawala pa yung kanilang mga paningin, pyridium. Ang cost ng pyridium, ultraviolet rays, yung init. Kapag laging exposed yung conjunctiva, yung conjunctiva yan, you know, yan. Kapag tinamaan ng araw yan, aangat yan, nagiging pyridium niya. Minsan kapag mainit, mamumula yan, half day, masakit. Yan, after 5 days, using of ion spec, ma'am, nawala siya ng pyridium, palakpakan naman natin. Keratitis! Sobrang init, keratitis ang tawag dyan. Okay? Tinamaan ng init, naku, keratitis yan. Ay, mamumula yung ano mo, yung conjunctiva mo dyan, eh, no? Now, after using our respect, bumuti na kanyang mga makalupan. Trigium, pimpikula, mataas na calcium, aprobin sa kanyang mata, yan, nawala yan after 3 days. Ano pa? Mataas na grado, after 6 months, luminaw mata ni nanay, ganun din si nanay, makapal ang kalamin, luminaw din. Kasi ano sila eh, nagtiwala sila eh. Huwag ka lang sa lumahan. Pag sinabi mo 8 to 10 hours a day, huwag ka na mababadol. Okay lang tumas ka, sundin mo yung program, huwag ka na maanan, huwag ka na mareklamo. Matalaga na makataas ang grado, which mareklamo ka pa. Kaya nakaka-budget naman, bakit ang gin, ang labo-labo. Di, ipagtong mo. Okay, magpa-click on ka. Marami naman ano eh, di ba? Marami naman ano, gusto pwede mong gawin eh. O di ba, gusto mo pang kumapal, hanggang dito na, para nandun na yung makapal ng ano mo. Magsabi mo, mayaman ka. Magpagawa ka ng super team, yung napakalipis na may grado. Eh, mahal naman nasa 100 to 80,000. Ganun ko lang naman lahat ng tao din gano'n eh. O di ba, tiyagayin mo na lang. O di ba? Kasi para mahirap kapag may grado yung mata natin, napakahirap po. Napakala niya, napaka-stressful na yan. No? Ganun kasi na lang. Ano pa? Mga duli, lazy eyes, 2 hours, pinakamabilis. Ano pa? Ayan o. Yan, mga lazy eyes. Yan po, mga lazy eyes. Yan, lazy eyes. Ayan, ito yung lazy eyes. Kapag medyo may edad ka na, medyo matagal ang testimony. Kasi mga nakaporma na kasi yun yung mga ugat mo eh. Hindi ka tulad ng mga bata, medyo malalambot pa yan. Kasi ang problema ng isang lazy eyes, ma'am, ang problema niyan, kailangan kasi i-program ng brain mo, yung eyeball mo. Kaya sa ugat po yan, yung mga ugat na naka-connecta. So kapag may tinis naman ang ion spec, i-program ng, ano mo, ng utak mo, yung eyeball mo. Kapag na-program na yan, ipasuot mo ng matagal na lalo para maayos. Yan, thank you very much. And we'll forward sa inyo lahat. Thank yes! You. Okay, maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan. Meron po pa kayong mga tanong?